Sa John 14 verse 12, si Christ mismo ang nasasalita from the mouth of the Lord Jesus Christ. Very truly, I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing. And they will do even greater things than this, because I am going to the Father. Because I am going to the Father. Yeah. Again, no? John 14, verse 1. Very truly, not just truly, meron pang very, there is an emphasis. I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing. And they will do even greater things than this, because I am going to the Father. Sabi mismo ni Christ, sinasabi ko sa inyo, katotohanan, katotohanan. Sino mang nanampalataya sa akin, sino mang naniwala sa akin, naglagak ng kanyang puso sa akin, tinanggap ako bilang Lord God Savior ng aking buhay, yun ang ibig sabihin nun. Ay, magagawa niya ang aking mga gawain. At mahihigitan pa, pakisabi mahihigitan pa. Sapagkat ako ay uuwi na sa Ama sa kalangitan. So, ibig sabihin, yung gawain ni Christ ay magagawa natin. Nakikinig pa ba tayo? At hindi lang natin magagawa, mahihigitan pa natin. Ano ba ang gawain ni Christ? Ay magligtas ng kaluluwa. Ano ang gawain ni Christ? Magpagaling at gumawa ng hirap. Ano ang gawain ni Christ? Iparanas sa buong mundo ang kabutihan ng Diyos. Udyo ka ng buong mundo na maglingkod sa Diyos hanggang sa huling hininga ng ating buhay. This is the works of Christ to save the world, to bless the world, to heal those who are in need of healings, in order for those who are in need of miracles to receive miracles from the Lord and to experience the goodness of God, bringing the world to the high calling of God, no? Encouraging the world to serve Him and to serve Him forever. Nakikinig pa po ba tayo? Till the last breath of our lives. Ang sabi ng Panginoon, yung kayo'y maligtas, mangyayari yun. Tama? Yung kayo'y gumaling at tumanggap ng himala, mangyayari yun. Amen. Yung kayo'y makaranas ng kabutihan ng Diyos, mangyayari yun. Yung kayo'y makapaglingkod hanggang sa huling hininga ng inyong buhay, mangyayari yun. At kayo rin ay makapagliligtas, kayo rin ay makakagawa ng himala, kayo rin ay mapaipaparanas sa maraming tao ang kabutihan ng Diyos, at kayo rin ay maudyokan nyo silang maglingkod hanggang sa huling hininga ng kanilang buhay. Nakikinig pa po ba tayo? And Christ said, I will now go to the Father in heaven. I will now return to the Father in heaven. Nakikinig pa po ba tayo? And what I have been doing, you shall do. Amen. Listen very carefully. And greater things, makisabi greater things. Mahihigitan pa ninyo at malalampasan pa ninyo. Sa inyong palagay, bakit natin mahihigitan at bakit natin malalampasan ang trabaho ni Kristo sa inyong palagay? In your own opinion, why we can surpass what the Lord Jesus Christ did when He was still here on earth? In your own opinion, what are the reasons that we can surpass all the greater things that Jesus Christ did while He was still here on earth? Sa inyong palagay. Yan, si Ate Judy. Kasi po si Lord Jesus nasa Ama sa langit. So kung anong gagawin natin, patuwangan natin siya sa gawain. Kasi nga po, di ba, tayo, halimbawa, nag-share tayo ng word of God, o nag-pray tayo na may sakit, hindi lang tayo nag-pray, kundi ang Lord mismo ang tumutulong sa atin o pang gumaling na sakit. Yun. Mas mahimasigit, malalampas ang paraw natin yung gawain ni Christ, kasi hindi naman talaga tayo, kundi si Christ na siyang tumutulong sa atin. Okay? Palakpakan natin si Lord. It is Christ that are helping us. Not just by all our own ability, but the power of Christ. John 1:8, Acts 1:8. Sulat ninyo Acts 1:8.
Kapag dumating sa inyo ang banal na Espiritu, pupuspusin kayo ng kapangyarihan at kayo ay magiging saksi kong magpapatotoo. Ang mga saksi ni Jehovah ay ang mga Israelita. Only the Israelites are the Jehovah's Witnesses. According to Isaiah 43 verse 10. Write it down. Isaiah 43 verse 10, only the Israelites are the Jehovah's Witnesses. Tanging ang mga Israelita ang mga saksi ni Jehovah. At tayo ngayon, and we Christians, we are the witnesses of Christ. Acts 1:8. When the Holy Spirit comes on you, you will receive power. And you will be my witnesses in your own family, in your own town, in your own subdivision, in your own village, in your own province, and in your neighbors, in your friends, and to all the peoples of the earth. Pag sinabi mong Jerusalem, sarili mong pamilya yan, sarili mong lugar yan. Amen. Pakisabi sarili. Pag sinabing Judea and Samaria, kapitbahay mo yan. These are your friends. These are your classmates. Amen? And these are your neighbors. Nakikinig ba tayo? Gawa, uno-walo. Pag sinabing Jerusalem, sarili mo, pamilya. Sarili mo, lugar. Sarili mo. Pag sinabing mong Judea and Samaria, kapitbahay mo, kaibigan mo. Kaya sabi sa aklat ng Gawa 1:8, kapag dumating sa inyo ang banal na Espiritu, kayo ay magiging saksi ko. Hindi tayo saksi ni Jehovah, kasi saksi tayo ni Kristo. Sino ang mga saksi ni Jehovah? Israelites. Anong versikulo? Isaiah 43 verse 10. Sabi na ni Jehovah sa mga Israelites, you are my witnesses. Pero sabi ng Gawa 1:8, sabi ni Kristo, you are my witnesses. We Christians are the witnesses of Christ. Kanino tayo mag-witness? Sa Jerusalem. Pag sinabi Jerusalem, our own family. Our own place, right? Our own country. And listen very carefully. Listen very carefully. Our own place, our own country, our own family, okay? And listen very carefully. Ang Jerusalem, of course, is the country or the place of the Israelites. Jerusalem is the place of the Israelites. How about you? From where are you? Saan ka nang galing? Saan ka nagmula? What is your country? What is your place? If you are in, if you came from Parang, then Parang is your Jerusalem. If you came from the Philippines, then Philippines is your Jerusalem. Right? Yes. Nakikinig ba ho ba tayo? Amen. Kung ikaw ay taga Malanday, Malanday ang Jerusalem mo. Taga Pilipinas ka, ang Pilipinas ang Jerusalem mo. Ngayon, yung mga kapitbahay mo, mga kaibigan mo, yun ang iyong mga Judea and Samaria. Kasi yung Judea and Samaria, these are their neighboring places. Ito yung kanilang mga kapitbahay, mga kaibigan nila ito. Kaya pag nagpapasa ka ng Biblia, nakikinig pa kayo maigi. Get the literal meaning if you are reading the Bible. And after you get the literal meaning, then spiritualize the Bible. What I mean? Ganito. Halimbawa, Jerusalem, taga-Jerusalem sila, literal yun. Eh, hindi ka naman taga-Jerusalem. So, i-apply mo sa panahon natin ngayon. Nakikinig ba tayo? I-spiritualize mo. Eh, hindi naman ako taga-Jerusalem. Taga-kaingin ako. So, this is my Jerusalem.
Did you get my point? Amen. Okay. So Jerusalem is your family. It's the place where you came from. Judea and Samaria are your friends. Judea and Samaria are your classmates. The neighboring places, your neighbors. And the uttermost part of the earth ay ang buong mundo. It means, listen very carefully, sino ang ating mga ililigtas? Una, ang ating pamilya. Yan ang pinakamahirap iligtas. Yan ang mga persecutor. Yan ang mga nag-iinarte. Yan yung mga nagpapakaraga. Kaya nga yung prophecy kahapon sa ating kapatid, ipaglaban mo ako. Yes. Ipaglaban mo ako, ang prophecy sa kanya at para sa ating lahat. Tindigan mo ito. Ipaglaban mo. Tindigan mo ito. Kasi sa totoo lang, ang unang inaatake ng Diablo, pamilya mo. Kasi pag inatake yung kapitbahay mo, hindi ka gaano affected. Pag inatake yung kaibigan mo, classmates mo, hindi ka gaano affected. Pero pag inatake yung boyfriend mo, girlfriend mo, affected ka. Kaya dapat jowala ka muna kung pwede. Kasi pag ikaw ay may jowa at nawala yung jowa mo, magwawala ka. Affected ka. Eh, biro lang yun. So ngayon, mas affected ka pag ang family mo ang inatake ng kaaway. May tao ka ba rito? Kaya prophecy kahapon sa ating kapatid, ipaglabat mo ako. Tindigan mo ito. Huwag kang gigive up ng ibig sabihin. Kung ano yung alam mong tama, fight for it. The truth, fight for the truth. Stand for the truth. Amen. Amen. Tell the whole world, this is the truth. And most especially to your loved ones and family, this is the truth. Hindi kayo ang dapat na nagdadala sa akin sa no calling. Kayo ang dapat na nananatili sa akin na kasama ko sa high calling. Amen. Palakpakan natin si Lord. You must not bring me to the low calling. You must stick with me here in the high calling. May tao pa ba rito? Ganito yan eh. Para maunawaan natin maigit. Para maunawaan natin maigit. Pag ang mga mahal mo sa buhay, nasa maling reliyon, nasabihin nila sa'yo, huwag kang magpatuloy sa born again sa bagong buhay. Bumalik ka rito sa ating reliyon. Dito tayo pinanganak. Dito tayo mamamatay. Selyado, dekantado na tayo rito. Mula sa ating mga ninuno at kaninununuan, dito na tayo. If you become Christian, then your loved ones that are unbelievers, your family that belong to the false religions, they will encourage you to return to your old religion. And will come to the point that they will persecute you, malign you, insult you. And if you are a Muslim, it will come to the point that they will kill you. Yes. Because you become a Christian. They are saying, oh, you are leaving our religion. Our religion is, its origin is from our great ancestors. We are baptized in this religion. We confirmed in this religion. We belong to this religion, to this sect, for a long, long, very long, long time. And now you are living our religion. I will kill you. Yes, if you are a Muslim and you become Christian, they might kill you.
Yes. Nakikinig ba tayo? Nakunawaan ba natin? Kapag ikaw ay nasa tama, at napunta na sa tama, eh siyempre yung mga mahal mo sa buhay. Oh, ano nangyari na sa'yo? Bakit ganyan ka ng, it's a issue with the family ka na ngayon? Hindi naman tayo ganyan. Bumalik ka rito sa ating religion. Pag hindi ka rito bumalik, wala ka ng allowance. Pag hindi ka rito bumalik, hindi na kita pag-aaralin. Pag hindi ka rito bumalik, limutin mo na kami, wala ka ng kamag-anak. Right? Am I right? Yes. When I got saved, my personal persecutors are my loved ones, my family. Yes. Nung ako'y nag-born again, nung ako'y persecutor, pamilya ko. Anong nangyari na sa'yo? And I answer, and they are asking me, what happened to you? And I reply in a song. It was a grand day when I got born again. It was a grand day when I got born again. The things I used to do, I do them no more. The things I used to do, I do them no more. The things I used to do, bingo. Sa ene, I do them no more. It was a grand day when I got born again. The things I used to do, I do them no more. The things I used to do, I do them no more. The things I used to do, I do them no more. It was a grand day when I got born again. The things I used to do, I do them no more. The things I used to do, I do them no more. The things I used to do, I do them no more. It was a grand day when I got born again. The things I used to do, I do them no more. The things I used to do, I do them no more. The things I used to do, I do them no more. It was a grand day when I got born again. Kapag naintindihan na o nawaan mo ang katotohanan, pag naligtas ka, ang iyong pangalan, unang Juan 5.13, 1 John 5.13, if your name is now recorded in the book of life, then stand free. If you know now the truth, then stand free. Fight for it. Nangihinig pa mo ba tayo? Do not return to the low calling. I am now in the high calling of God. I am now saved. I am now a born again Christian. Born again means new life in Christ. I am now experiencing, yun na, galing na mga pronunciation ko. I do now experience a joy, unspeakable joy. Nagigilig pa mo ba tayo? Yun yun eh. Kaya, pag nakakilala kayo kay Kristo, maraming taong ipabalik ka sa mali. Lalo na mga mahal mo sa buhay. Nakikinig pa mo ba tayo? Lika, mag-inuman tayo ulit. Tagay tayo, magbaraha tayo, magbingo tayo, manchis tayo, magbabae tayo, manlalaki tayo. Balik-ulit tayo sa pagiging maklat at tomboy. Mga ganyan. Nakikinig pa ba tayo? Let us return to the low calling. At ang sasabihin mo sa kanila, no more low calling, high calling. A kingdom of Jesus, a kingdom of destiny, a people of a calling. Amen. Palakpakan natin sila. The problem with many Christians, when their loved ones persecute them, when their friends persecute them, then they go backslide, they backslide. Lord, I don't want to continue. My family are maligning me. My friends are insulting me, mocking me, saying bad against me. Oh, I cannot take the pressure. I have to give up. Don't do that. Amen? Huwag mo gagawin yun.
Ang problema kasi ng marami, kapag nakakilala na kay Kristo at na-persecute, atras na. Huwag na, hindi ba nangyari yung mga persecution eh. Nakatanggap ako ng sampal, suntok, sipa, namura ako, kung ano-ano ng mga maling sinasabi sa akin. Hindi na ako pinapahawak ng pera, hindi na ako nilalabkipan, pinapalitan yung baong ko. Hindi na ako tinuturing na kamag-anak, wala na yung mana ko. Alam niyo, maraming nakaranas ang ganyan. At kapag ikaw ay Muslim, ipapapatay na. Naiimang ang mahal sa buhay. Nakikinig pa ba tayo? Kung ikaw ay isang Kristiyano na nakakilala na kay Kristo at ikaw ay gamartin ng persecution, babalik ka ba? Sa dati mong kinagawian? Hindi na. E paano kung itakwil ka ng asawa mo, kaibigan mo, kapag-anak mo, itakwil ka ng kung sino-sino, babalik ka pa ba? Sa dati? Hindi na. Sino na nagsabing hindi na? Hindi na. Kaya mo ba manindigan sa tama? Yes! Sapagkat tutulungan ka ni Kristo. The Lord will fight for you. The Lord will give you strength to overcome. Romans 8:37. You are more than conquerors through Christ Jesus our Lord. Buksan nga natin yung Romans 8:35. Yung siya na eh. Maraming tumanggap ni Christ bilang Lord and Savior ng buhay nila. Kaya lang hindi nila kasama ang mga mahal nila sa buhay. Hindi nila kaibigan, hindi nila kasama kaibigan nila, hindi nila classmates nila. At ito, masakit na masakit. Pati buong pati kasintahan nila, iniwan sila. Kristiyano ka na? Ay, wala na. Considered me as your ex. Change your status. It's complicated. Romans 8:35, basa mo nga. Sino ang makapag-iniwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba ang kapighatian? Ang paghuhusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib o ang tabak? Tuloy. Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami ng mga tupang papatayin. Hindi ang lahat ng ito ay kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak ko ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamumunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kaatasan, ang kalaliman o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, pag-ibig na ipinadaba niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Ama. Yun! Meron ba daw kung makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ano siya mga sagot? No one, no way. Wala sa ating makakapaghiwalay sa pag-ibig ni Kristo. Kibilig pa buka tayo. Alam mo, lahat naman tayo eh. Nagsimula tayo hindi natin alam ang totoo, tama? Nagsimula tayo hindi natin alam ang tamang paglilingkod. Tamang pagbabasa ng Biblia, parang tamang pananalangin, tamang devotion. Hindi natin alam ang tamang pag-awit, pagsayaw, pagtuktok sa Panginoon. Hindi natin alam kung paano mamuhay ng tama. Hello? Pero lahat tayo nakakilala sa Panginoong Jesucristo, amen. At darating at dumarating ang time may mga persecution. Pero ang tanong, magpapatalo ba tayo sa persecution? Truly, we got saved. And nobody can separate us from the love of God. Even our boyfriends and girlfriends, even our spouses, even our friends and relatives, even our own family, even our own self, nor the demons in hell, nor the angels above, no one can separate us from the love of God. Amen. Amen. Pakisabi mo nga, I love you, Lord. I love you, Lord. More than anything. More than anybody. I love you, Lord.
separate me from the love of God. Amen. Ano pa lang natin sila? So, tutulungan ka ni Lord. Pag inalis nila yung mana mo, ang Diyos ang magbibigay sa'yo ng mana. Pag inaway ka nila, ipaglalabang ka ni Lord. Pag inalis yung baon mo, binawasan yung baon mo, sino na magbibigay ng mas malaking baon? Whatever your loved ones, your friends and relatives, take away from you, God will replace it a better one. God will replace it a better one. Will you say amen to that? Amen! Kaya baka natin sa sino ba ang tatap sa iyo? Ang galing sila mag-ibis, no? Parang kainan na, amayayay naman eh. Galing ka na. May ko lang nakita na talaga ang galing ko pala ang mag-ibis. Hindi kasi ano eh, hindi kasi napapractice eh. Ay sabi mo sa katabi mo, magaling ka talaga. Hindi ka na magandang guwapo, magaling ka talaga. Yes, and after that, along the way of being Christian, you know we face trials, testings, and problems of life, right? Testings, trials, and problems of life, aside from persecutions, right? And many Christians do backslide. Sabi nila, Lord, hindi ko na kaya mga problema, mga pagsubok, mga laban ng buhay na ito. Dumarating ang mga sakit, hindi ko na kaya. Dumarating ang mga problema, mga pagsubok, laban ng buhay, hindi ko na kaya. E tama ba dito? Lord, ayoko na maglingkod, ayoko na umabi sa mga tumutog, ayoko na, Panginoon. At alas na ako, sumo na ako. E tama ba dito? Noong una kaya ko, at kinakaya ko, pero ngayon hindi ko na kaya, Panginoon, ng mga problema, mga pagsubok, laban ng buhay. Dumadami ang bayarin, lumalaki ang bayarin. Tumataas ang tuition fee. Grade 10 lang, may grade 11, may grade 12 lang. Redata na naman. Tapos hindi lang ako dumaraan ng mga problema at pagsubok, laban ng buhay. Si tatay, si nanay, si kuya, ate, dumaraan ng mga problema, pagsubok, laban ng buhay. Hindi ko na kinakaya itong... Naglilingkod ako sa iyo, may problema, may pagsubok, may laban ng buhay. Ang mga mahal ko sa buhay, habang ako'y naglilingkod, may problema, may pagsubok, may laban ng buhay. Idagdag mo pa na habang ako'y naglilingkod sa iyo, yung mga tupa kong inaariglado, inaasikaso, may mga problema, may mga pagsubok, may mga laban din ng buhay. Upatong-patong na ang problema, pagsubok, laban ng buhay sa akin na natabunan na ako. Oh God, I find myself as bonsai, becoming small because of plenty of trials and problems in life, my own personal problem, my loved ones' problems, and while I am serving you, I have plaques under me, and they do also experience problems, and they keep coming to me, confiding their problems. And Lord, I can't take it anymore. Oh, ang galing talaga mag-ibis. I can't take it anymore, Lord. May action pa. Parang declamation eh. I can't take it anymore. I can't take it no. I can't take it longer, God. I must backslide. Sabi nga, pahinga muna ako. At yung pahinga na yan, nagtutuloy-tuloy na yan. Saglit lang, di mo na ako atin. Saglit lang, sa iba muna ako atin. Sa iba muna ako sasayaw, sa iba muna ako tutugtog. Total, sa mga lugar na yan, may mga kaibigan naman ako, may mga kamag-anak naman ako dyan eh. Mga kamag-anak ko, na yung mga kamag-anak nila na nang-araw ng church ng KOJM. Totoo naman eh. Church natin yun eh. Pinalayos tayo. Sinipa tayo nun. Church natin yun. Atin yun tayo. Nagpagawa tayo. Nagpatayo nun. Mga tupa natin yun. Tutan naman. Doon mo na ako sa mga low-calling church. Pansamantala. O kaya punta muna ako kaya sa malalaking church. Sa CCM. Sa Victory Christian Fellowship. Sa Bread of Life. Banggitin na kaya natin. Sa COG. Sa
JOG o saan mang OG-OG na eh. Doon ako na ako. Total, mga Christian din naman yan eh. Doon muna ako. May tao pa mo ba rito? Pero alam mo sa puso mo, I belong to the Lord here. I am a people of my calling and people of destiny. I don't belong in the Lord calling. Though I have friends in that place, in that fellowship, in the church, though I have classmates, though I have an ex, sama na ex, though I have relatives in that place, and I know to myself, I'm not a part of the Lord calling. Amen. And listen very carefully. Maraming tao nakaranas ng problema pagsubok laban ng buhay, aatras na sila. Lalo na, are you still with me? Kung bumibigat yung hamon. Anong bumibigat yung hamon? Oh, ikaw tumutugtog, nagpapaawit ka, sumasayaw ka, pwede ka na magturo. Naku, ayoko, hindi ko kaya yan. Itao pa ba dito? Alam niyo ba na ang paglilingkod sa Diyos is very challenging? Yes. Serving the Lord is very challenging. You know, there are things that we don't want to do, and God is saying us, do it. And do it for me. May mga bagay na ayaw natin gawin, pero sinasabi ng Lord, gawin mo yan para sa akin. Amen. There are things that are hard to sacrifice. May mga bagay na ayaw mong isakripisyo. May mga bagay na ayaw mong iwanan. Tama? Halimbawa ganito, anak, may mga bagay na ginagawa ka ngayon, sinasabi, hindi na ako nalulugod, pwede ba bitawan mo na yan? Anak, may mga hindi ka nakikipagkamay. Eh di ba, makipagkamay ka na, hindi Lord, nakatago lang kami ko palagi. Alam mo, aminin natin, pag Kristiyano ka na, matututo kang umiti eh, di ba? Matututo kang makipagkamay. Matututo kang makipaglaro. Matututo kang umami, sumayon sa Panginoon. Matututo kang pumunta sa harapan. Matututo kang mag-testify, tama? May tao pa ba rito? Alam mo, this, one of the mark of a Christian is this. You are not living for yourself. You are now living for Christ. That is one of the signs of being a Christian. You are now living not for yourself, but you are living for Christ. If Christ is telling you to do this, then you will do that. Pag sinabi ni Lord, puntahan mo yun. Lord, ayaw kong puntahan niya, pero pupuntahan ko. Lord, ayaw kong batiin niya, pero papatiin ko. Lord, ayaw kong patawarin niya, pero papatawarin ko. Lord, ayaw kong kamayan niya, pero kakamayan ko. Lord, ayaw kong ipahagi ang pag-ibig ni Kristo diyan, galita ko riyan. Pero ipapahagi ko ang pag-ibig ni Kristo. Lord, ayaw kong maglingkod sa iyo, ayaw kong umayaw sa umawit, ayaw kong magturo, ayaw kong mangaral, ayaw kong mag-mission, ayaw kong maging pastor at pastora. Pero dahil sa iyo, gagawin ko. Dahil na sa totoo lang, mag-bless ako eh. Hindi dahil sa pamangkin namin si Dad. Hindi dahil sa magkamukha siya ni Mama din sa mata. Naparehas, di ba? Marunong palang umamit. At natutong umamit dahil kay Lord. Amen! Napakan natin sa Lord. Sister Dad, not only can dance and play tambourine for the Lord, for the sake of Jesus, for the sake of the love of Jesus, she can now sing for the Lord. Amen. And you can do that too, Jay, Brother Jay. No, don't say no. You are no longer living for yourself. Yeah. You can eat for it now. Ganun lang si Brad niya, pag hindi mo naiintindihan. Okay.
being a Christian is you are no longer living for the Lord, but you are living for Christ. Philippians 1:20. Or I mean Galatians 2:20. Galatians 2:20. Galatians 2:20. I write it down. Time will come, you will be the one conducting seminar. Time will come, you will be the one conducting conference. Time will come, you will be the one teaching and preaching the gospel of Christ. Time will come, you will be the one handling a cell group, a Bible study. Cell group is a small Bible study. You know before, every group, we call it Bible studies. Now that there are so many names. No? But before, two groups have only two names. Number one, Bible study. We have Bible study in that place. But if it is a small group, we call it a cell group. If it is a big one, we call it Bible study. Now it has so many names: discipleship group, life group, and group. And time will come, we will be the one handling that group. Amen. Nakikinig po tayo? Palakpakan natin si Lord. So huwag mong tatanggihan. Pag sinabi sa inyo ng Diyos na umalit ka, umalit ka. Pag sinabi sa inyo ng Diyos na tumalong ka, sumayo ka, magturo ka, mangaral ka, mag-vision ka, umawa ka ng church, bahaginan mo ng pag-ibig ni Kristo riyan, gawin mo yun. Nakikinig ko ba tayo? You can say that you are now a Christian if you are now obeying Christ. One of the signs that you are a Christian is now you are an obedient to Christ. I don't want to say this, but Christ wants me to say this, then I will say it. I don't want to go to that place, but the Lord is saying to me, leading me to go to that place, and I will go to that place. I am now living for God, not living for myself. Amen? Amen. Alam niyo ba, noong unang panahon, hindi kayo maniniwala. Napakamahihain ko rin eh. Hindi ako makatingin sa tao. Pag ako nagre-recite noon, nung ako yung estudyante, lumulunga ako eh. Karilyo! Alam mo, pag nag-aaral ka pa naman ng public school, buong lahi mo tinatawag. Oh. If you are studying in Bible school, you know, your classmate, your teacher is calling your clan instead of your name. My name is Ricardo, instead of calling me Ricardo, my teacher, Carilio, naming all my clans. If you are studying in public school, ganun sa public school, sa private, hindi. Carilio, sabi, makatumiyak! Ganun. May poor, sabi ko, ano yung mga doon? Ang tawag doon? Self-confidence. Before self-confidence. Pero alam mo nung nakakilala ko sa Panginoon, ang imposible nga eh, na naging lingkod ako ng napakamahiyahin ko. And it's true. Alam mo, nagkaroon kami ng reunion. No? Alam mo, sabi nung isa, sabi niya, alam mo, natatandaan kita eh. Ikaw yung pangiti-ngiti lang na merong close-up smiles. Sabi ka na. Kasi nga nung news namin eh. Eh kaya lang, pangiti-ngiti ka lang, wala, mahihain ka, hindi ka namamansin. Totoo po yun. Ang dami hindi karasakin nung walang panahon. Hinahabol ako ng mga babae, kung tingnan akong pagdating ng isa. Aspa siya. Kaya lang, nagtapos na ang lahat ng paghabol sa akin ng mga babae nung nabunta ng Regina. May isang babae, nirenda na ako eh. Sabi ito, lalaki para sa akin. Inapin ko. And we produce a three handsome. My poor self-confidence was gone.
because of the love of Christ. Amen? Nakikinig ko ba tayo? Okay. So, okay, ganito. Hindi ko ba lahat? Nakikinig ba lahat dito? Wala ba sa palipaligid dyan? Para tapusin ko na. Yung mga nasa palipaligid, nasa mga sasaga, na sumimutok, magtahin nyo rito para magtapos na ako at makakaya tayo. Kasi sayang naman eh, kung hindi nyo itong mapapakinggan, hindi nyo itong maano. So, ganito. And listen very carefully, bago mo magtapos. Mga mahal sa buhay natin na hindi nakakilala sa Diyos, hindi kaya ating kapababa. So, hindi dapat. Problema pagsubok laban ng buhay, hindi kaya ating kapababa. Hindi dapat. Amen. At kumak, eto pa. May mga kakilala, kaibigan, mga mahal tayo sa buhay, na alam nila ang katotohanan, alam nila ang tama, ayaw nila isang buhay ang tama. Alimbawa, ganito, ito, totoong totoo ito eh. This is true. Misan, meron tayong kapatid, nakakagawa ng kasalanan dito. Makakagawa ng kasalanan dito. Makakagawa ng kasalanan doon. Makakagawa ng kasalanan doon. Makakagawa ng kasalanan doon. Ang dami niya nang ginawa ng kasalanan. Eh, nabuko na siya. Imbis na magbagong buhay siya, ang gagawin niya, ihilain niya yung pamilya niya. Hindi pa tayo sa ibang church. Hindi pa tayo. Kasi, nabubuko siya, meron siyang nagagawang mali. Nakikinig pa buko tayo. Nabubuko siya eh. Kaya imbis na magbago siya, sabihin niya, Sister Rona, sorry ha. Sister Rona, sorry ha. Brother Cassiano, sorry ha. Kano magbabagong buhay na ako? Hindi, gagawin niya, aalis siya. Kasama yung mga mahal sa buhay. O itindibay yun just, magtatayo ng sarili. May mga pangyari din yan eh. Let me cite, magsalita ako ng isa lang. Bata-bata pa nung babae yun. That girl is so young. So fragile and so pretty. So flimsy, lalim mo na. Mga high-sounding words, kung tawagin mo. That girl is so young. And she has a boyfriend. And with the leadership of the Kingdom of Jesus Fellowship, it is telling that girl, it's not yet your time. There is a perfect time for you. But you know, her relatives, instead of listening to us, they allowed that girl to marry the boy. And later on, that couple separated their ways. Nakanawakan ninyo? Napakabata pa niya. Sabi namin sa kanya, huwag ka muna mag-asama. Bata-bata ko pa eh. Ay sa tingin mo, yan ang pinakamagandang lalaki sa buong mundo, pero nalalabuan ka lang ng paningin at pag-iisip. Kasi minsan may kasabihan, love is blind. Hindi totoo, pag nai-inlove ka, ay kahit na mukhang isda, alam tao eh. Iba talaga kung nai-inlove ka, iba yung batay mo sa kanya eh. Bakit ba naman nagustuhan niya? Mukhang talaga eh. Parang ano eh. Hindi, he's my world. Siya na yung mundo ko. Ganun eh. So ang nangyari, inakasal nila. At nung pinakasal nila, mali sila sa kayo, Jeff. And this is true. At yung bagong-bagong church natin na pinatayo, inalim din. Kinamari.
And that is the reason why they stole our flocks, why they removed the name of the King of Jacob in that place, in that area. And that is the reason. And what happened? The boy and the girl separated their ways. I do not know where is the boy now, but the girl keep on flirting and flirting and flirting and flirting. Shhh! Ate-ate lang to. Huwag niyo ito sasatid. Pag nalaman nila ito, tatapayan nila ako. Mapabawasan ang gwapo sa mundo. John 14, verse 1. Very truly, I tell you, if you believe in me, the things that I have been doing, you can do this also. And you can do greater things than this. Because I go on with the Father in heaven. Bakit mas dakila ang gagawin ni Lord kaysa sa atin? Number one, kasi mas marami tayong ililigtas kay Jesus. Bakit? Mas maraming tao ngayon kaysa noon. Tama? Mas marami tayong pagagalingin kay Jesus. Amen? Mas maraming may sakit ngayon kaysa noon. Tama? Meron bang AIDS noon? May cancer ba noon? At mas maraming backslider ngayon kaysa noon. Mas maraming wala sa high calling ngayon kaysa noon. Jesus Christ is saying, greater things than this you shall do. Because many will be saved through us. Because the earth is now full of people from different parts of the world. I mean, different parts of countries, of different nations. And many sicknesses and diseases are being discovered nowadays. Many backsliders, many that are fulfilling their law calling in Christ. Nagigilig pa ba tayo? And not only that, Jesus Christ is coming very, very soon. I'm happy that my prophecy is confirmed by the prophecy of many. My prophecy is being confirmed by Mark Chirona and other great men and women of God of the earth. You know, no one is an island. If you are prophesying for the Philippines, your prophecy should be confirmed by other prophets. If you are prophesying for the world and what will happen in the future, it should be confirmed by other prophets. And I'm glad my prophecy is being confirmed by their prophecies. Jesus Christ is coming very, very soon. Malapit nang dumating si Kristo. Wala nang darating pang henerasyon. Ang prophecy ko ay nakumpirma sa prophecy ng iba. Ang prophecy ko ay, ang totoong propeta ay dapat makonfirm sa prophecy ng iba. Pag sarili mo lang prophecy yan, hindi confirm sa iba. Kulang lang sa tulog yan, kulang sa paligo. Nakikinig pa ba tayo? The greatest transfer of wealth is now. The greatest revival of all time is now. The greatest manifestation of God's power is now. The greatest evangelism is now. There is a prophecy that saying the Muslims, this people, this religion, is hard to convert.
Napakahirap, isa sa mga mahirap na iligtas ang Muslim. Tama? Pero ito ang prophecy. Pakinig. Kung paano si Pablo ay mahirap maligtas, si Kristo ay nagpakita sa kanya para sa maligtas. Ganon din ang gagawin ng Diyos sa mga Muslim. Amen. Si Kristo mismo ang magpapakilala ng sarili niya sa kanila. Paul was hard to convert to Christianity, from Judaism to Christianity. But it was Jesus who appeared to him personally. And in these last days, Jesus himself will appear personally to the Muslims and other religions, proclaiming that he is the Christ, the Lord and the God and the Savior of this world. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ganito yan eh. Bakit natin magagawa ang lahat ng bagay higit pa? Tama si Ate Julie. Kasi ang Diyos ay sama sa atin. Hindi mo kaya ang problema, ang pagsubok, ang laban ng buhay, hindi mo kaya ang persecution, pero magtatagumpay ka kasi ang Diyos ay sama sa iyo. Magagawa mo ang lahat ng bagay dahil si Kristo ang tumutulong sa iyo, Philippians 4:13. Kaya ito ang panahon na huwag mo sabihin hindi mo kaya. Dahil si Kristo ang tumutulong sa iyo. Ito ang panahon na huwag mo sabihin hindi mo magagawa dahil si Kristo ang tumutulong sa iyo. Amen. Huwag mo sabihin hindi mangyayari dahil si Kristo ang tumutulong sa iyo. Do not say that I cannot. Say that I can. Because Jesus Christ is the one helping me. Amen? Amen. Lakpakan natin si Lord. Kaya yung notebook mo, yung wall mo, yung Bible mo, yung t-shirt mo, lagyan mo, I can do all things through Christ who gives me strength. Walang problema, walang pagsubok, walang sakit, karamdaman, walang kahirapan, walang demonyo, walang diablo, walang anghel sa langit. Ang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ni Kristo. Si Kristo. Brethren, hindi tayo yung mga bumalik sa maling relihiyon. At hindi rin tayo yung bumabalik at sumasama sa mga mababa. Alam niyo lahat yan eh. Pag kayo ay taga-Kingdom of Jesus Fellowship at tumugtog kayo sa ibang church, ang laki ng magagulat nila. Bakit ganyan? Bakit ang tindi ng anointing mo sa pagtugtog? Bakit ang tindi ng anointing mo sa pag-aawit, sa pagsayaw? Bakit ang tindi ng anointing mo sa pangangaral? Why is your commitment is like that? And declare, I belong to the people of my calling and people of destiny. A kingdom that cannot be shaken and apostolic people. Alam mo, mahirap magsabi ng totoo, pero totoo ito. Yung sabihin mo kung ang narating mo, hindi ka nagsisinungaling, tama? Hindi ka rin nagmamayabang, di ba? Kunyari, pag sinabi mo, tinanong ka, sa pag-graduate, UP, nagmamadali ka ba noon? Nagsasabi ka na ng totoo? Pag-graduate mo, ano ka? Valedictorian. Nagsasabi ka ba ng totoo? O nagmamayabang ka? Anong tinapos mo sa UP? Abogasyon. Nagsasabi ka ba ng totoo? Nagmamayabang ka? Pag sinasabi mo ang totoo, hindi ka nagmamayabang. Minsan yung lumagay ko sa tawag mo, hindi ka nagpapayabang ang masabi ka ng totoo. Bahala na sila kung ano ang pakaisipin nila sa iyo. Pero you know, and you know, you are saying the truth. Alam mo, ang pinuntahan ko last Wednesday night, it is a funeral service. But my calling as an apostle was manifested in that place.
counseling leaders about the high calling of God. At may dalawang bibiding at mo rin dito. Opo, opo. Sige yung mga pinayuhan ko, sila ba'y ordinaryo? Hindi nangangaral yun. Pero yun ang katotohanan. Mas mataas ang anointing natin sa kanila. At yun ang katotohanan. Mas marami tayong alam sa kanila. Mas matindi ang tawag natin, mas matindi ang commitment natin sa kanila. Si Danny, hindi naman nag-aaral yan eh. Nag-aaral ka ba sa Weinstein Piano o sa Yamaha High School of Music? No. Parang galingan tumutong. Bakit? Wapo ba? Pero hindi ko lang maintindihan bakit wala. Wala yung ha. It's God. Kinukulit nga ni JC. Ewan niya matularan si JC. Hindi, tsaka lang. May ginagawa ba tayo? Saan sa gusto? Saan sa gusto? Pag natagdaling taga-kingdom ka, ipakay. Maari hindi ka magaling mag-English, hindi ka marunong. Marami lang hindi ka galingan. Pero pag kamamasa yung apostolic anointing, iba. Nakikinig ko ba tayo? Pag kamamasa at sa'yo yung apostolic anointing, iba. Pakinggan niyo ito po, niyo po itong magiging parang nangyayari. Si Pedro, ay isang ordinaryong mag-iisa. Pero si Pedro ay hinirang at pinili ng Diyos. At ang sabi sa kanya, pangunahan mo ang 12 apostoles. At kung titingnan ni Pedro ang kanyang sarili, Gawa 4:13. Hindi na natapos ang pinag-aralan. Hindi mataas ang pinag-aralan, hindi matindi ang inabot. Pero wala siyang magagawa kung di tanggapin ang panawagan ng Lord. 1 Corinto 1:25 hanggang 26, pababa. 1 Corinthians 1:25 in the following verses. God has chosen the foolish things of this world to confound, to shame those who are wise. And God has chosen the weak things of this world to confound, to shame those who are saying that they are mighty. Pinili ng Diyos ang mga mahihina, magpapong, mga mangmang, walang alam para ipahiya, nagbabakulit, nagbabalakas sa kanilang sarili, boasting in their own strength. And Apostle Peter was just a visionary. Despite of being an uneducated person, unschooled and ignorant, God has chosen him to become an apostle. Pagsabi apostol. Hindi po bishop, hindi rin bishop, hindi papa, hindi mama, hindi imam. At hindi lang basta pastor, hindi lang basta ibanglista, guro, o propeta. Apostol. In the eyes of men, Peter is not qualified because he is only a missionary, unschooled, ignorant, uneducated. But you know, God's ways is different from our ways. Isaiah 55:8. Ang kaparaanan ng Diyos ay hindi natin Peter cannot hindi pwedeng tanggihan ni Pedro ang panawagan ng Lord. Peter must accept the calling of God.
Antala mo ba si Pedro bumuhay ng patay? Antala mo ba si Pedro yung kanyang kanino lang nagpapagaling? Only the shadow of Peter heals the sick. And Peter raised the dead from the grave. Nakikinig ba ko ba tayo? I mean, the dead person. Tingin maigi at pakinggan ito maigi para maunawahan ninyo. We have a destiny. We have a destiny in Christ. Meron tayong destinasyon para lubusan niyo ang maunawahan. You cannot choose your calling. You cannot choose your anointing. You cannot choose your position. Amen. It is Christ who is the author. Ganyan eh. Pag sinabi sa inyo ng Diyos na pastor ka, evangelista, guro, propeta, apostol, and mission. Hindi ka pwedeng pamili. Hindi mo pwedeng tanggihan. Naunawaan ninyo ko? Naunawaan ninyo ko? Hindi sa tinapos, hindi sa pinag-aralan mo. Kung hindi ayon sa panawagan ng Diyos. Your calling is not based on your achievements. It is based on the calling of the Lord. During the time of Peter, there were no more people in his time. But he was the one chosen by God to become an apostle and to lead to become the chief of the 12 apostles. Naunawaan niyo ako? So, ibig sabihin, yung panawagan ng Diyos kay Peter, ay panawagan ng Diyos kay Peter dahil gusto ng Lord yung panawagan na yun kay Peter. Naunawaan natin? Okay. Ganun din po sa kingdom of Jesus Christ. Many will disagree with us that we have greater anointing than them. Maybe they will disagree with us that we have greater knowledge than them. Maybe they will disagree with us how your church become an apostolic church and how you become an apostle. Maybe they will look to our credentials. Amen? Maaaring iba ay mag-disagree sa atin. Paano kayo naging malakas ng anointing? Paano kayo maraming alam? At paano kayo naging apostle at apostolic church? Maaaring tingnan nila sa panglabas sa inyo. Tama? But 1 Samuel 16:7 says, God looks not at the outward appearance of a man, but God looks at the heart. God's calling is not based on the achievement of a person, but it's based on his calling. And Romans 11:29 it says, the gifts and callings of God are irrevocable. It's without repentance. Ang panawagan ng Diyos ay hindi niya pinagsisisihan. Amen. At yung panawagan ng Diyos, panawagan niya. Nakikinig pa ho ba tayo? Sino nagturo kahapon sa women's? Si Pastor Ranin. Ilang taong nag-backslide dyan? Ang daming taon nag-backslide dyan, aminin ko sa inyo. Nag-asawa ba yan ng backslider? Nag-asawa ng backslider. Pero pagbalik niya ang tawag ba niya, inalis ang pagdaon sa kanya? Hindi! At yun ang malaking katanungan. E bakit di inaalis ang Diyos yung tawag sa kanya? Itawag ng Diyos sa kanya yun eh. Pero nagdosa ba siya, nagsuffer ba siya, nung backslider siya? Oo! Pero pagbalik niya, tawag niya pa rin yun. Hindi mo maubos maisip. Ganun din si Pedro nung nag-backslide si Pedro. Pagbalik niya si Pedro pa rin siya. Siya pa rin yung head na apostle. At gusto kong sabihin sa inyo,
magtayo man sila ng Diyos na hindi pinapatayo ng Diyos, hindi galing sa Diyos yan. Mag-agaw man sila ng attending ng KOJM, ang angkinin nila, hindi pa rin sila panatagumpay. At yung mga pumapasok na malalaking blessing sa KOJM, at naawi nila, at kunin nila, hindi pa rin sa kanila yan. Nakikinig pa po pa kayo? Pakinggan niyo ito. Ang hindi iyo, hindi iyo. Ang iyo ay iyo. Tandaan mo yan. Wala kang magagawa kundi pakati kung sino ka. Kung ano ang tawag mo, ano ang calling mo, ano ang anointing mo. Pumunta ka sa ibang church, matutuwa sila sa iyo. Dito ka nilang! Ang galing mo umawit, ang galing mo sumayaw, ang galing mo tumugtog, maayos ang buhay mo, etcetera, etcetera. Ihigayate ka nilang doon, dumuhong ka nilang. Alam mo kung bakit? Kasi iba ang anointing mo, iba ang tawag mo. Higit! Na mas mataas kaysa sa kanila. Tama? At pag nagpatuloy ka sa church na yan, mamamatay ka. Dahil ibon ka na inilalagay ka sa aquarium. Ibon ka na pinipilit kang ilagay sa aquarium. And you will die. Ang magagawa mo, return to the high calling of God. And return to the kingdom of Jesus. Amen? Amen? The kingdom of Jesus, the people of high calling and the people of destiny. Alakpakan natin sa Lord. Naunawa niyo ba ibig tuhuyin? Nagmaliwanag ba sa inyo? Si Pedro, hindi niya pinili kung ano yung tawag niya. Nag-backslide siya. In fact, he encouraged other apostles to backslide. But when Jesus called him to return to his calling, when he returned to his calling, he is still an apostle. And he is still the chief of the apostles. So, ibig sabihin, ang tawag mo, tawag mo. Ang hindi mo tawag, hindi mo tawag. Mag-backslide ka man, pagbalik mo, tawag mo pa rin yan. At kahit hikayat, pilitin mo ang sarili mo maging apostol. At pag hindi ka apostol, hindi ka apostol. At pag ayaw mo maging apostol, apostol ka, eh, makukunin ka na lang ni Lord. Dahil ayaw mong lagyan ng tawag ng apostol. Nakunawaan ninyo ako? Naintindihan ninyo ako? Okay. Naging apostol si Pedro dahil sa gandang lalaki niya. Amen! Naging apostol si Pedro dahil mayaman siya. Amen! May pinag-aralan siya. Amen! Graduate siya ng Bible School, Master of Doctor of Divinity. Magaling siya mambola sa mga tao. Magaling siyang kumuha ng pera ng hindi kanya. Peter became an apostle because God wants him to become an apostle. Not because of his earthly achievements. Nakanawaan natin, kasabay ng kanyang pagiging apostol, he cast out the devil. He heals the sick, perform miracles. And he preached to thousands of people, hundreds of people. Ang tanong ko sa inyo ngayon, yung anointing niya, saan galing? Yung kapangyarihan niya, saan galing? Dahil gwapo siya, may tinapos siya, may pinag-aralan siya, mula siya sa mayamang angkan. Hindi. His anointing, his power, came to him. Not because of his earthly achievements, but because it was given to him by God, unmerited, or by his grace, through his grace. Naunawaan natin? Liwalagin ko. Magaling si Daling mag-keyboard ngayon, hindi dahil gwapo siya, pero mas gwapo ako sa kanya. Talagin mo si pamamayon. Pag tatanungin nyo si Giba, mas mabuti naman si Dami. Ipag-iba tinanong nyo, ewan mo, imigran sa kanya.
Sino ba yun? Ewan ko. Hindi ako nangigialam sa mga bagay na yun. Wala akong pakialam. It's not my my business. It's out of my business. Humingiti si Legend. Wala ka ba ng sinabi, Legend? Wala. Sino may cross sinabi? Hindi mo niya alam. Hindi niya alam. At sino cross mo? Oh, wala pa ka pa siya. Nangiti siya. Naunawaan natin? Kaya siya magaling. Hindi gwapo siya o ano pa man, kundi yung galing niya, binigay na. At pag nakita siya ng taga-ibang church, dito ka na lang. Ganyan ang tumugtog eh. Gwapo ka pa. Tapos hanggang ngayon, wala pa. Ganyan yun eh. Nakitao pa ba? Pero yung anointing niya, hindi niya nakuha sa ibang church yun. Ang anointing niya dito sa KOJLP. Ganyan ka rin. Magaling kang umawit, magaling kang sumayaw, magaling kang tumugtog, sumama sa kanila sa ganito at ganyan-ganyan. Litaw na litaw kung sino ka. Bakit ang galing mo? Kasi magaling din ang pastor ko. Sino ang pastor mo? Si RDC. Ese si Jesus pala. Tao pa mo ba dito? Ang ibig sabihin, ang tawag mo ay hindi mo nagamit sa sarili mong pagsusubikap. Ang anointing mo ay hindi mo nagamit, ang power mo ay hindi mo nagamit sa sarili mong pagsusubikap. Your power, your anointing, your calling, you did not attain all these things by your own effort, by your own achievements. Kaya ngayon, yung wala ako sa tanging galing ko na mag-Inglis, hindi ako yung si Jesus yun. Binubulong lang sa akin. Kung ano man ang meron tayo ngayon. Everything that we have, it's only by the grace of God. Amen. Hindi akin, hindi atin. People will be blessed to us. But it's not us because of Jesus in us. Kaya ang magagawa mo lang, pag sinabi ng Lord, magpagaling ka ng may sakit, magpagaling ka na. Dahil hindi ka magpapagaling ng may sakit si Lord. Pag sinabi ng Lord, magpalayas ng demonyo, magpapalayas ka na. Dahil hindi ka magpapalayas si Lord. Pag sinabi ng Lord, umami, sumayo, tumugtog ka, gabi mo lang yan. Bahala si Lord. Pag sinabi ng Lord, magtayo ka lang, magpastor ka, gabi mo lang. Bahala si Lord. Kaya mo yan. Ang gagawin mo lang, maniniwala ka lang na ang Diyos ang nagpapagawa. At magtitiwala ka lang sa power ng Holy Spirit. Huwag kang titingin sa ipin mo, baka sungkit. Huwag kang titingin sa ipin mo, baka kulang-kulang. Huwag kang titingin sa ilong mo, baka pako. Huwag kang titingin sa height mo, baka panda. Huwag kang titingin sa size mo, baka payato. Do not look to yourself. But look to Jesus. Hebrews 12:2, the author and finisher of our faith. And listen very carefully. Whether you like it or not, let me give you this prophecy. And whatever the true prophet prophesied, the name of the Lord shall come to pass. Maraming mga baklada ng KOJL ang babalik. Believe me, that's the other one. Many baksladers of KOJL will return. Many leaders of KOJL that are in the low calling right now, they will return. This is the time of the regathering of KOJM. Your prayers, your fastings,
will be counted. Kayo na ninindigan, nag-iisa ka na lang sa pamilya mo. Asawa mo, mga anak mo, hindi ko maatin. Kasi, may dahil-dahilan, may nina-break, may hindi sinagot, etc. etc. Pero kung naninindigan ka, nag-iisa ka na lang, at gusto kong i-prophesy, babalik ang asawa mo at mga anak mo. Whatever the prophet prophesy in the name of the Lord shall come to pass. Paabos niyo palampangan na Lord. This is now the time of the regathering of the kingdom of Jesus Christ. Thus say the Lord thy God. Maraming backsliders ng kayo, Jay. Abalik. Maraming nangawala sa kayo, Jay. Abalik. Mga nanghina at mga nanlamig. Abalik. Mga nang-agaw ng ating mga church ng tupa natin, babalik! At ipabalik siya naman, Lord. Amen. Dahil taga kayo, James, siya. At ang maiiwan lang, hindi mga taga kayo, James. Bakit sila ibabalik ng Lord? Why they will return? Number one, because they belong to this church. And secondly, it's because of your prayer and fasting. Keep on praying and keep on fasting. That's the end of the day. Keep on fighting. Fight the enemy. And thirdly, it's because of your being firm in the faith. Dahil naninindigan ka. Kahit nag-iisa ka nalang, wala kasama mo, mga anak mo, magulang mo, mga kapatid mo, wala mga manugang mo, napapatuloy ka. Kahit iniwan ka ng jowa mo, naging jowa lang na, nagpapatuloy ka. Hindi sumasama sa iyo ang marami. Nagpapatuloy ka. Nakikinig pa mo ba tayo? Kaya sila babalik, taga kayo, JFC. Kaya sila babalik dahil sa iyong prayer fasting. At kaya sila babalik dahil nililitigan ka. Matibay ka. Lumalaban ka, nakikipaglaban ka. Wala kayo ngayon sa KOJ, para mananatili ako ng KOJ. Kahit mabukas ang lingkod ng Diyos ay namatay na mawilan ng lakit, mananatili ako ng KOJ. Mamaging birthday ko ba? Amen? Amen. At kung uuwi ng Lord si mamaging sa kay Lord, I will remain in KOJ. Apostle J, I will take over. Amen! Amen. Apostle J, I will go to heaven. I will remain in KOJ. Apostle Josh will be taking over. Amen. Eh, kitang-kita niyo naman yung anointing kay Apostle Josh may. That's true, di ba? Naturo siya kahapon. Kita niyo yung anointing. Eh, yung mga kabataan pala. And Apostle Josh, Joshua will go to heaven. I will remain in KOJ. Apostle Joseph will take over. Amen. He is as handsome as his father. And the two, yung mga nauna, they are more handsome than their father. Nakikinig po ba tayo? Sino man ang mawala, sino man ang maalis sa KOJ, I will remain in KOJ. And that, your firmness in KOJ, will be a great factor for these backsliders, for these present rebels, for these present backsliders and lovers of lust and lovers of money to return. And let me give you this prophecy. Write it down. Ilagay niyo yung date na ito at yung oras na ito. This is the time, the era of the regathering of Israel, of King Daniel J. Hallelujah! Yes! Masaya ba kayo lang? Yes! This is the regathering. Isang kapatid, nag-take siya ng exam, di nakapasan. Nag-take ulit ng exam, di na naman nakapasan. Gusto kong sabihin sa kanya, bakit di mo kaya balikan ang pagpapaagit sa kayo, Jeho? Bakit yan ang kulang sa'yo?
dumadalo ko ngayon sa ibang church, for the sake na dumadalo ka, kahit magpaalit ka pa rin eh. Hindi ka naman kinawag ng Diyos, hindi ka naman pwede tinayin ng Diyos dyan. Bumalik ka ng ngayon, kaya magpaalit ka muli. Hindi ka lang makakabasa. Amen. Higit pa rin ang mararanasan. Amen. Palapakan natin sila. And more KOJF churches are coming. Pag sinabi mong churches, hindi na nga mahulugang may magandang building, may sariling building, may air condition. Matthew 18, nabi ba ko natututunan? Amen. Yan. Matthew 18:18. Makinig maigi para maunawaan mo ang church. Dalawa, tatlo, nagkatipon sa pangalan ni Jesus, nandun siya. Nakikinig pa po tayo. And more churches will be established, will be put up. Hahawakan ng mga church at mga churches. Tatlo lang kami rito. Two or three gather in the name of Christ. There He is in your midst. Amen. Kahit dalawa, tatlo lang kayo riyan. And that is a church. Amen. It is a KOJF church. Naunawaan ninyo, oh? Amen. Dalawa, tatlo, nagkatipon sa pangalan ni Jesus, nandun siya sa kanilang kalagitnaan. Dalawa lang kayo, tatlo lang kayo. Church na yan. Nakikinig pa ho ba tayo? And let me give you this word. Many and more churches are coming. Amen. And more church and many churches will be established, will be put up. Amen. Amen. At alam ninyo kung sino ang magtatayo at makahawak ng mga church na yan? Si NG. Ikaw nga, minun. Hindi mo lang sila iimbitahan sa KOJF. Mismo sa lugar na yan, tuturuan mo na sila an extension of the Church of the Kingdom of Jesus Christ. Amen? Amen! Palakpakan natin ng Lord sa buhay ni Angie. At hindi lang si Angie, ituro mo ang katabi mo, ikaw. Ikaw ang hahawak ng mga Church. Ikaw, Pastor Robert. I'm not kidding. Kaya sabi ko sa iyo, hanggat nasa isang ministry ka, pagbutihin mo yan. Dahil tanggal ka, maaaring mawala ka riyan, o mapalitan ka riyan, o magkaroon ka ng another ministry. At kung sakasakaling mawawala ka sa ministry niya, meron kang legacy niniwan. Pagbutihin mo. Dahil, bago ako umalis dyan, pinagbuti ko. I give my life, I give my heart, I give my puso, I give my everything. So you have to give your all to Jesus. And let me give you this word. Many churches of the KOJF will be put up, will be established. Naniniwala ba kayo ron? Amen! Sino ang hawak ng mga churches na yan? Si Mai, si Jen Rose, Dukula. Sino yung mga hawak ng mga churches natin? Brother Romer, Mesa Uli. Si Evelyn B. Jacolans. Epo lang ko. Her family name is Hapalango. But if he will go to America, her family name will become Jacolans. Yeah. Nakikinig mo tayo? Okay, ito, wala na itong biruan. Totong-totong ito. Ang mga nangawala sa KOJF ay babalik. Continue to pray and fasting for them. Amen. They will return. Believe me! Ang ina naman ang kalakak mo. Bakit sila babalik? Kasi itutuloy mo yung mga prayer mo personal, yung mga prayer meeting natin, yung mga fasting natin. Itutuloy natin yan, tama? Amen. Guys, legionnaires, tuloy ang fasting. Isa
kasama ninyo ang pagbabalik ng mga nakawala. Men and women, tuloy ang fasting. Isama ninyo ang pagbabalik ng mga nakawala. At isama niyo to sa mga prayer and fasting ninyo. Maraming kayo GM churches na maitatayo. Maging sa mga eskwelahan, maitatayo. Get ready! At ang hawak ng mga Bible study sa eskwelahan, ikaw, kayo. Nakikinig ba tayo? Makinig mo yung ikit! Walang mga gawain sa eskwelahan, lalagyan mo. At merong mga humahawak sa eskwelahan na iyan ng mga leader. Are you ready for this prophecy? Ninilisa ba ninyo ang prophecy? Kinusulat ba ninyo? Lagay nyo ng araw, ng oras, ng date. It will come to pass in an appointed time. Oh God. Habakuk 2:4. Walang Bible study sa eskwelahan, sa mga lugar na yan, ikaw ang maglalagay ng Bible study. At may mga Bible study sa lugar na yan, sa mga eskwelahan na yan. Are you ready for this prophecy? You will take over. Ikaw ang pabalik. Alam mo kung bakit? Makikita nila mas mataas ang anointing at ang pagsan mo sa iyo, sa iyo ng Diyos. Amen? Ikaw ang pabalik. You will take over. Bakit ako? Ang hawak nito. Kayo ang nagputat, kayo ang humawak nito. Bakit ako na? The anointing is upon you. Parang si Elisha. Si Elisha ay huling dumating ng mga, sa mga propeta. Pero si Elisha, we could say, the least or the youngest prophets under the leadership of Apostle or Prophet Elijah. But since Elijah is called to replace Elijah, despite sa kabila na maraming nauna sa kanya, despite of prophets ahead of him, siya ang pumalit kay Elijah. Nakikinig ba tayo? Bakit siya talaga ang kapalit? Ikaw ang pamalit. Get ready. Ano inuturo mo sa kanila, lingkod ng Diyos? Ito ang mga tinuturo ko, wala ka na ibang tuturo pa. At sa mga salupat, mga bago sa di, wala ka na ituturo pang iba ito. Dahil kung magtuturo ka pa ng iba pa, baka mali ang maituro mo. At pangalawa, kung magtuturo ka ng iba pa na maliban sa Biblia ang itinuturo ko, baka yung Quran ang ituturo mo. Nangiginig po ba tayo? And Matthew 10:19-20, you will be amazed and you will be surprised sa iyong pagtayo. Magugulat ka, anointing, power, and the message of God will be delivered. It is the Father who speaks through you. Nakikinig ba tayo? Romans 16:4-5, write it down. Romans 16:4-5. Basahin kaya natin. At dito na ako magbawakas. Hindi ba ako magbubuto? May nagugutom na ba rito? Wala no? Ang pagkain ba ginagawa natin regular? Tama? Ilang beses tayo kumain sa isang araw? Tatlo. Yung iba, apat. Yung iba, lima. Yung iba, talog na kumakain pa. Totoo. Dito na ako magwawakas. These are the last verses that I am going to read. Romans 16:4-5. They risked their lives for me.
Priscilla and Aquila. Verse 3. Let me begin in verse 3. Romans 16 verse 3. Greet Priscilla and Aquila, my co-workers in Christ Jesus. And they risked their lives for me. Take note the billing. Aquila is a boy. Priscilla is a girl. Priscilla and Aquila are couple. But despite Aquila is the boy, Priscilla is above her in their callings. Maybe your wife is under your leadership inside your home. But in the church, your wife, if your wife has a greater calling than you are under her. Will you accept that? Kaya mo bang tanggapin niyo? Priscilla and Aquila. Greet Priscilla, a girl, and Aquila. They both risk their lives for me. Wives, submit to your husbands. Ephesians 5:25. 26, 22, but in the church, if the housewife is greater than, her calling is greater than her husband, so the husband must submit. Will you accept that? Greet Priscilla and they risked their lives for me. Ito ang mahuman rito. Tayo ay nagbibigay ng buhay para sa Diyos. Pero ang Diyos ay may mga instrumento. Kaya ang KOJF at ako ay instrumento ng Diyos. Kung nagbibigay ka ng buhay sa Diyos, dapat nagbibigay ka ng buhay sa KOJF at nagbibigay ka ng buhay sa akin. Tama? May sumasagot. They risk their lives for me. Ano sabi nga ni Pastor Neri? Yung pag-alaga ko sa mga anak ng lingkod ng Diyos ay hindi na wala ng kabuluhan. Kaya kami pinapagpala ngayon ng mga anak ko nag-o-honor ngayon, inalagaan ko ang mga anak ng lingkod ng Diyos. At ang prophecy sa kanya ni Apostle J.I., ituloy mo. Dahil pinagpala ka ng Diyos sa KOJF, hindi sa Emmanuel o anumang church, o sa Church ng Korea, sa Church of Visaya, pinagpala ka ng Diyos sa KOJF. Ganon din si Sister Marapena, sa susok-sok-sokot na yun. Kausap ko na nakaraan. Alam niyo po ba yung mga anak ko nag-o-honor ngayon? Hindi na wala ng kabuluhan yung pag-aalaga ko sa anak ninyo. They risked their lives for me. Sabi ni Pablo, nanganib ang buhay nila sa akin. Dahil totoong lingkod ako ng Diyos, nanganib ang buhay nila. Ng buhay nila. Dahil totoong iglesia ang kayo, Jeff, nanganib ang buhay nila. Okay lang na paglingkuran mo ang totoong iglesia dahil galing sa Diyos yan. Ang hirap ang iglesia hindi tinayo ng Diyos at bunga lang ng rebellion, bunga lang ng division, at bunga lang ng pangaalo, bunga lang ng pera, bunga lang ng posisyon. Wala, paktaylo, sabi nga ng Egypt. Okay lang na magbigay ng buhay sa totoong lingkod na Diyos, sa totoong iglesia. Dahil alam mong totoo yan. Amen. Malapakan natin ang Lord. Kaya kung magkalisan, wala pang KOJF sa lugar na yan, at umaatid ka sa malayong KOJF, okay lang. Ba't di ka lang dumating dito sa amin? Bunga kayo ng division, bunga kayo ng rebellion, paano ko atin dyan? At saka hindi naman kayo kinayon ng Diyos. Ang sakit po ng binibitawan ko, pero patawarin niyo po ako, ito po'y totoo. Pasensya na po. Patawa! Kaya hindi po wala. Eh.
Are you still with me? Amen. There is the life's point. Kaya minsan, pinipersecute ka eh. Oo, sa Diyos tayo! Pero hindi tayo sa ege, hindi tayo sa likod ng Diyos. Hindi tayo imamagin sa mga anak niya, hindi! Brethren, kung totoong sa Diyos ka, dapat nasa totoong church ka. Amen? Kung totoong sa nasa Diyos ka, dapat nasa totoong pamamahala ka ng mga totoong lingkod ng Diyos. Amen? Amen. Ganun yun! Napakasimple lang naman yan eh. And they risk their lives for me. Ang liwanag niya, no? It's not my word, this is the word of the Lord. They risk their lives for me. Not only I, but all the churches of the Gentiles are grateful to them. Amen. Hindi lang ako ang na... Listen, not only I, but all the churches are grateful to them of risking their lives for me. Hindi lang ako natutuwa sa kanya, na binigay niya ang buhay niya sa akin. Lahat ng churches ay natutuwa sa kanya. Nakikinig pa muna tayo. Kapag nasa gitna ka ng kalooban ng Diyos, maraming matutuwa sa iyo. All the churches. Ito na natin ang magbasa. Matatapos na po ako. I'm almost done. Pwede natin yung versikulo. Dalo ba kasi yung cellphone ko? Isang cellphone na bagong-bago. Magbasa. Mapapalitan na yan. Tagal na mapalitan. Romans 16:16. Nasaan yung Romans 14:4 Verse 5 muna. Romans 16:4. Romans 16:5. Bago yung 16:16. Romans 16:5. Sino babasa? Romans 16:5. Lalo na yung tulog. Yung mga mahihiyain. Romans 16:5. Basa, huwag may bilis sa bahay sa inyong Bible sa iba. Ikaw ang magbasa. Ate Yuri, basa mo po. Romans 16:5. Ikamusta rin ninyo ako sa iglesia nagtitipon sa bahay ng mag-asawang ko. Iyon! Nakikinig ba kayo? Ba tayo? Nasaan yung iglesia? Nasaan yung Diyos? Nasaan yung simbahan? Sa bahay ng mag-asawa! Yan ang mga totoong church! Dalawa, tatlo, nagkatipon sa pangalan ng Diyos. Church yan! Nagiginig ba tayo? Amen. Huwag niyong pabayaan ng mga church natin sa kupan. Kahit hindi Sunday church yan. Na nasa bahay. Nasa parang. Nasa kainin. Saan mang lugar yan. At merong dalawang tatlong nagkakapipon dyan. Ang tawag ng Bible dyan ay Church. Dito naman sa banda rito, basa, Romans 16:5. Sige, Ate Christy. Romans 16:5. Ikumusta rin ninyo ako sa iglesia na nagtitipon sa bahay ng mag-asawa. Oh, saan nagtitipon yung iglesia? Sa bahay! Dalawa, tatlo, nagkatipon sa pangalan ni Jesus, Church yan. Sa eskwelahan, church yan. Sa bahay, church yan. Sa sala, sa garahe, sa ilalim ng puno ng mangga, church yan. Paliwanag ba? Amen. Naunawaan niyo yung church? Amen. Ang ibig sabihin ng church, dalawa, tatlo, nagkatipon sa pangalan ni Jesus, at dun siya, church yun! Saan daw yung church? Sa bahay na? Mag-asawa. Sa bahay ng mag-asawang Priscilla at Aquila. May church. Ibukas mo ang tahanan at magkaroon ng church. At alagaan nyo ang mga church natin yan sa bahay ng mag-asawang Corrales. Ingat! Church yan. And time will come, ikaw na ang hawak ng church sa kasunduan, Pastora Lisa. Huwag ka nang maghanapan ng iba. Inanak mo ba si Pastora Lynn na wala na? Wala sa Herman. Dahil ko.
Nililiwanag ko lang. Hindi siya tumime out. Hindi siya nagbawas ng ministeryo para sa herbal. Nagbawas siya ng ministeryo para lumalim siya kay Lord. Amen. And everybody says, Amen. And listen very carefully. Yung mga may humahawa, magti-take over siya. Lalaki, dadami ang ating churches. Dalawa, tatlo, nakatipon sa pangalan ni Jesus. Church, sir, tama? Amen. Ang liwanag, no? 2 or 3 gathered in my name, there I am in your midst. Ano sabi ng Biblia? Yung mag-asawa, may church sa bahay nila. Kung saan mang ginagawa, sa kusina, church yan. Sa veranda, church yan. Sa sala, church yan. Sa garahe, church yan. In fact, ang bagong church natin sa Jumba, nasa garahe. Sa harapan, mayroong kainan. Sa gilid, may computer house. Formally, dinignan ako mag-aaral tayo ng Sunday service dito, Paterno. Ibang lugar. Iba yung church natin, ito upa, nandito, walang upa. Pray for it. Are you ready for the prophecy? Amen. Inisabon ninyo? At maraming church ang magtatag magbubukas. At maraming church ang mga hawa. At ang mga church na yun ang hawa, mga kabataan kagaya ni Rebecca Joy. Miano. At magbubukas ang TIP. I'm not kidding. At kung saan saan magpupunta, magbubukas. Nanginginig ba tayo? Ahawakan ni Maymay, ni Jerry May Clarete Bailon. Bailon ngayon. Diba yung bailon kahapon eh, bailon na ngayon na talaga. Naunawaan ninyo ako? Amen. So mangangala tayo? Hindi tayo magdi-divorce? Listen very carefully for the prophetic preaching. Ito ang wala sa Bible school. I studied Babylon theology. I learned the illustrational sermon, biographical sermon, pictorial analytical sermon, and different kinds of sermon. Pero something is lacking in Bible school, the prophetic preaching and apostolic preaching. Mag-i-scatter tayo. Wow, ito pa isang ganda. Ganda, ligat na ganda. Ito ko gando. Ito ko buha. Gandang Pilipina. Pero, boyfriend, wala eh. Nagiginig pa ba kayo? Amen. Write it down. Whatever the true prophet prophesy in the name of the Lord shall come to pass. Ito na ako magbawakas. Babalik ang mga nanghina, nangawala. Saan man sila napunta, babalik sila na kayo dyan. Sino ang magbabalik sa kanila? Yung prayer and pastor mo. At yung pagiging matabay at matibay at matatag mo. Sa kabila ng paninira sa lingkod na Diyos sa kanyang pamilya, nanindiga ka. It is a big testimony. Sa kabila ng paninira sa KOJF, nanindiga ka. It is a big testimony. Believe me, babalik sila. Amen. Matagal na itong sinabi sa akin ng Diyos. They will return. And they will return crying. The lost sheep of the Lord. Bakit sila babalik? Para mag-ibig through your prayer and fasting. Number 2, bakit sila babalik? Through your, because of your firm faith in God, in the KOJF. Kung meron akong isang taong hindi nilimot at hindi ko nilimutin kahit kailan. At nananatili kong kasama hanggang wakas. Physically hindi ko siya kasama, pero spiritually kasama ko siya, is in the heart kasama ko siya. Hanggang sa huling hininga ng buhay niya, ito ang pinipalas niya. Love God. Love the KOJF and love the mother of God. You know her. She remained true to his calling, like Billy Graham, till the last breath of their lives. Love God,
Love the man of God and love the King of Judea. Babalik siya. Ang sabi ko, may babalik. Number two, why babalik? Because of your prayer and fasting. Number two, because of your firm faith. And number three, kayo mismo magbabalik sa atin. At maraming gawain, hindi kayo JF, i-take over ninyo, magiging kayo JF sila. Believe me. Pupunta kayo ng iba't ibang lugar at iba't ibang bansa. Hindi kayo sasama sa mga churches na kung sino-sino. Itatayo nyo ang kayo JF. Iaahon, ibabangon nyo ang kayo JF at patasamahin nyo sila sa kayo JF. Believe me. Thus, saya the Lord thy God. Pag ang isang tao, if a person speaks, thus saya the Lord thy God, or this is the word of the Lord, it means he is a prophet. He cannot use that word unless he is a true prophet of God. Because if he fails, if she fails, then his prophecy or her prophecy is inaccurate. Or you consider that person a false prophet. But since my prophecy is accurate, and since I am a true prophet of God, I am saying, thus saith the Lord, and this is the word of the Lord. Iikot kayo sa maraming lugar at maraming bansa. Itatayo ninyo kayo diyan. You will go to different places and different nations, and you will put up and establish the kingdom of Jesus Christ. You will not join other churches. You will put up the KUJM in that place. Barangay, city, school, subdivision, village, province, country, nation. You will put up, you will establish a kingdom of Jesus Christ. They will join you. It will become a church that cannot be shaken. Leaders and attendees will come and help you. Former members of the KOJF that presently attending, for the meantime attending other churches, they will join you. They will return to the KOJF. Believe me. Are you still with me? Mabalak makintulog. Say the Lord, amen. This is the word of the Lord. And signs, wonders, and miracles is about to take place. Greater healings, greater miracles. Great healings, great miracles. Great revelation, great prophecy. Will flow. Like Apostle Peter. Not because of his own achievement, but because of God's calling. Nung ako'y tinawag ng Lord, sabi ko, Lord, kung ako'y kukumpara mo sa kanila, ang layo ko. At sabi sa akin ng Lord, anak, hindi ikaw, kundi ako sa buhay mo. And when the Lord called me, I asked the Lord, Lord, if I will compare myself to them, they are far greater than me. But the Lord is saying, that the Lord said to me, it's not you, but me that calls you. Kaya, kapag ginamit ka ng Lord more mightily effectively this final hour, baka magbabalaki. Ginabit ka lang ng Diyos. And people will see the anointing in your life. Nagiginig ka ulit tayo. Makikita ng maraming tao na hindi. Babalik ang mga nangawala ng hilat ng lagi. Yung mga nangawala ng haligaw, babalik. And more churches will be established. Church in the school,
Church in the house. Church in the garage. Church in the bedroom. Bathroom, mahirap doon. Church in the kitchen. Church under the mango tree or under the pine tree. If two or three gather in the name of Christ, there He is in our midst. It is a church. Nakikinig ba kayo? Palakpakan natin si Lord. Tuloy natin ang pagbasa. Alam ba ninyo na training ground mo ito? Ang akala kasi nila, marami kasi ganito eh, hindi na natuto sila. Naanggihan sila ng anointing, akala nila kaya na nila. Mali. Anong na tayo? Romans 16. Greet one another with a holy kiss. All the churches of Christ send greetings. Magbatean kayo ng banal na halik. Ang ibig sabihin ng banal na halik, love from the sincere heart. If you are a girl and kissing another girl, not another boy, or making beso-beso with somebody, do it from your heart. Amen. If you are shaking hand with somebody, do it from your heart. Yun ang ibig sabihin nun. Send greetings to all the churches with the holy kiss. And listen very carefully. Ito ang gusto ng Diyos kung bakit may ganito. Banding. Ayaw ng Diyos ng makasarili. Na ayaw iwanan ng upuan. Na parang bagang mas mahal niyang upuan kaysa sa kapatid niyang ayaw niyang kamayan. Iwanan mo upuan mo. Tantahan mo ang kapatid mo, kamayan mo, at pagbalik mo at wala ka ng upuan, walang problema. Ang mahalaga ay nakamayan ka. Nais ng Diyos na magmahalan tayo ng palagi. Gusto ng Diyos na ang taga KUJF ay magmahalan ng palagi. Lahat ng itatayo niyong church, lahat ng self-group at mga Bible study itatayo ninyo, ipamahal niyo ang Diyos, ipamahal niyo ako, at ipamahal niyo ang pamilya ko sa kanila. Amen. 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 Ipamahal ninyo ang lahat ng leaders at attendee ng KUJF. At sabihin niyo sa kanila, magkakahiwalay tayo ng lugar. But we belong to the one banner, the banner of KUJF. We came from different places. We came from different homes, different cultures and environments. But we belong to one banner. The one banner of the kingdom of Jesus. Saan man kayo pumunta, ipamahal niyo ang Diyos. Ipamahal niyo ako, pamilya niyo, ang pamilya ko. Ipamahal niyo ang mga sarili niyo, ipamahal niyo ang KJ. At pag magsama-sama tayo na agayang ganito, ikaw na ang mamiti, ikaw na ang kumamahi, ikaw na ang imakam. Masahin natin ang Roma 16:16, basa Tagalog. Kasama ang mikropono, basa legend. Nakaiba yung pangalan mo, legend. Don't you know that legends were born on May? Legend. Walay ba, walay? Walay pa. Hindi naman naghahanap. Kras-kras lang. Sige. Roma 16:16. Basa mo, anak. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Yan. Dito iglesia ni Kristo religion, ha? Pero sa malalim na English, magbatian kayo ng banal na halik. Nang ibig sabihin nun, pag
Pag kinimayan mo siya, puno ng pag-ibig. Pag nagbeso-beso, puno ng pag-ibig. Yun ang nais ng Diyos. Let there be no anger. Let there be no hatred. Let there be no tampo. Let there be no division. And let there be no hiya. Kung hindi lang kulang ang oras natin, kanina gustong tatawagin kayong lahat eh. Pero mamaya tatawagin kayong lahat at walang exempted para magsalita. Kung exempted ka, doon ka na lang sa pool. Diyan ka. Gusto ng Panginoon, magbahala tayo. Dahil dito. Tingin sa ganda nila sa harapan. Dahil dito. Mahalan tayo galing dito. Romans 16:16. Tingnan natin Romans 16:16. Greet one another with a holy kiss, all the churches of Christ and greetings. Sabihin niyo sa lahat ng mga attendee natin, ang church natin dito sa Kabyao, sa Gimba, sa anumang lugar yan ay hindi hiwalay sa main church. Hindi tayo hiwalay sa main. And many more churches are coming. Many more churches will be established and will be planted, I tell you. And you will be the one to pastor that church. Thus saith the Lord thy God. You are a worship leader for the big time. And you will become pastor soon. Amen? Romans 16:23. Gaius, whose hospitality I and the whole church here enjoy, sends you his greetings. Ang buong iglesia rito, ang buong iglesia, sa Tagalog, basa mo, verse 23. With microphone, ang babaeng walay pa. Kinukumusta kayo ni Gayo na tinutuloyan ko sa bahay niya, nagtitipon ng buong iglesia. Kinukumusta rin kayo ni Erasto na ingat yaman ng lungsod. Yan. At ang ating kapatid. Sige, na si Kwarto. Yan. Alam niyo kung bakit ang pangalan niya Kwarto? Hindi naman siya lagi siya nasa kwarto. Kasi nung unang panahon, bigyan ko kayo ng church history ha. Nung unang panahon kasi pag alipin ka, mababa ka eh. Binibilang na lang yung mga pangalan mo. One, Unisimus. Second, Secundus. Tertullius. Quartus. Ganyan nung una. Kaya si Unisimus, servant lang siya ni Pilimon. Pero naborn again kay Pablo at pastor na si Onesimus. Kaya maaaring yung pangalan mo, hindi mo matanggap yung pangalan mo, hindi mo matanggap yung apelyido mo, tanggapin mo. Dahil bigay ng Diyos yun. Nakunawaan ninyo ako? Suma! Let us sum up all things that we have learned this day, greater things will happen to all peoples of the earth, and we will be the one to evangelize them and to save them. Amen? They will be healed and they will receive miracles, and we will be an instruments of God. We will be instruments of God. Amen? They will fulfill their high calling and perfect destiny in Christ. Backsliders will return, and many churches will be established, will be put up. Because great things has been done and yet to be done in the kingdom of Jesus. Amen? So tayong lahat dito ngayon. As your presence
Please, nakikiusap ako in the name of the Lord. Pumasok ng lahat dito. Kung may nanasakyan, pumunta ng lahat dito. Kung nasa gilid-gilid-gilid, pumasok ng lahat dito. Panginoong Heso Kristo, buong buhay ko, buong pagkatao ko, buong puso ko, Lord Jesus Christ, my whole being, my whole heart, I am now offering to you. Iniyahalay ko po sa iyo ngayon. Please forgive me for all of my sins and iniquities, all my mistakes and shortcomings. Patawarin mo po ako sa lahat ng mali ko. Pagkukulan, pagkaliko, pagkabaluktot, kasalanan. I am opening now the door of my heart. Bukas sa iyo ng aking puso. Come, Lord Jesus. Take full control of my life. Pumasok kay Jesus. Kontrolin mo ng buong buhay ang buhay ko. Sapagat sa oras na ito, sinasabi kong ikaw na ang aking Diyos, Panginoon at Tagapagligtas. At kung ano ang nais mo sa buhay ko, mangyari pa kailan. I am declaring that you are now my personal God, Lord and Savior. Let your perfect will be done in my life. Heal me. Baptize me. Bless me. Promote me. And use me more mightily, effectively in this final hour. Gamitin mo po ang buhay ko. Kung ano ang kalooban mo at mangyayang pagkailan. Lahat ng prophecy na binitawan ng iyong likod na mula sa iyo magampanan ko. All the prophecies that came from you delivered by your man in this final hour. Let it all be fulfilled to me. Tasi po ng patulang yung dalawang kamay patungan ng langit. And we, you temple, receive now your healing and miracle from the Lord. Hawakan mo yung bahagi ng may sakit mo at magaling na. Sige. Hawakan mo yung bahagi ng may sakit mo at magaling na. Hawakan mo ang puso mo and receive all your prayer requests. Touch your heart and receive all your prayer requests. All your requests will be granted now. The Lord is granting now the good requests of your heart. And touch the part of your body that are in pain. The pain is gone. Healing is flowing. The Son of the Living God. Maging lahat ng mga nagkikinig at nanonood sa oras na ito. May problema sa iyong tuhod, pinapagaling ka ng Diyos. Lahat ng bukol ay pinapagaling ng Lord. All sins are gone. New problems are being healed. Pain in the head are being healed. All kinds of sicknesses and diseases are being healed. I cannot mention the name of sickness one by one. But the Lord is healing, beginning to heal now all kinds of sicknesses one by one. Take it. In the mighty name of Jesus Christ, this hand not the living God. Father, let it flow.
mararamdaman mo, parang malamig, parang mainit, parang may tumuturo. You cannot feel it. It seems like a warm water or a heat. Or it seems a pointed thing penetrating their body. It's the Lord. It's the Lord, believe me. Believe me. Sa lahat ng mga napito, sa lahat ng mga nagiginig at nanonood, parang mainit, o parang malamig, o parang may tumutulat, ang Diyos ay nagpapatalim sa'yo. At yung paulit-ulit na sakit na nararamdaman mo, hindi mo na mararamdaman niya kahit kailan. The repeated sickness that you feel, you will no longer feel it. It is gone now in Jesus' name. Yung paulit-ulit na sakit na nararamdaman mo, hindi mo na mararamdaman. Believe me. The repetitious pain that you feel continually, it will be gone now. It will be removed now. Believe me. Thank you, Lord, for the healing. Thank you, Lord, for the miracle. Success, victory, and promotion. Lahat ng mga nanggugulo, nangiinis, nag-aasar sa'yo, titigil na yan. All insults, persecutions, mockings, all those are maligning, telling lies against you, it will be stopped. Things that the devil is still away from you, it will be returned by God. Believe me. Ano man ang ninakaw sa iyo ng Diablo, ibinabalik sa iyo ng Diyos. Sa oras na ito, magpasalamat ka sa Diyos. And you will be used more mightily and effectively in this final hour. Tanggapin mo ang kapatawaran ni Lord. Receive the forgiveness of God. Receive your healing and receive your miracle. And your success and your victory. But the devil has stolen. It will be recovered. It will be restored. It will be given to you. Pati yung mga nanakit ng damdamin mo, ng away, ng napak sa'yo, it will be stopped. Believe me. That's why the Lord. It's over. Enough is enough. And devil, we come against you in Jesus' name. All your sicknesses and diseases, all your attacks, in the name of Jesus Christ, the Son of the Living God. We rebuke you. Lahat ng mga sakit, karamdaman, kahirapan, lahat ng pang-aatake, panumiligsa, pagduturo, pang-aapa, pananakit, pagsaka, patay na itong mga in Jesus' name, the Son of the Living God. And now the Lord is beginning to trust me. Magpaprosper ka, mamahalin ka ngayon, paglilingkuran ka, kasamahan ka, gagawa ka ng dakilang mga mabubuting bagay, believe me. Sige, pasalamatan mo na ang Diyos. Begin na to thank the Lord. Jesus, all glorious greatness at heaven. Habang umaawit po ang ating mga kapatid, thank God for the healing, thank God for the miracle, thank God for the success, and thank God for the victory. The pain is gone. Promotions.
blessing, success, and victory. Wala nang mga awi sa iyo, wala nang mananaki sa iyo, wala nang mga salita sa iyo ng masama. Wala nang mga api sa iyo, mga ninakaw sa iyo, babalik na Diyos. Ang pangihina mo'y mawawala, ang panglalabig mo'y mawawala na. Ang pangulit-ulit mong sakit ay hindi na babalik yan. At gagamitin ka ng Lord for fighting and effectively in this final hour. Hindi ka nila ginala, ngayon gagalaki ka na nila. Maniwala ka sa akin. Hindi ka nila tinanggap, ngayon tatanggapin ka na nila. Hindi ka nila pinakinggan, ngayon pakikinggan ka nila. Hindi ka nila sinamahan, ngayon sasamahan ka nila nila. At makikita nila ang malaking pagbabago, malaking himala, magaling at tagumpay sa buhay mo. At mas gagamitin ka ng Lord more mightily effectively in this final hour. Gusto kong sabihin sa iyo, walang nasayang sa prayer and fasting mo. Walang nasayang sa sakripisyo mo. Walang nasayang sa pangangaral at paghahayo mo. Walang nasayang sa pagbibigay mo ng tithes and offerings at first fruits. Walang nasayang. Walang. And you will be used more mightily effectively in this final hour. Lahat ng ginawa mo nung nakalipas, counted yun. Believe me. At lahat ng ginagawa at patuloy mong gagawin, kinakount ng Lord. Lika dito, Pastor Eric and Pastor Evelyn, lapit kayo dito sa harapan. At lagyan ka agad sila sa likuran, taas ang dalawa pa may paglapit sa harapan. Sige. Yung prophecy ko ay para sa inyo. Counted yun, bilang yun. At binibilang ng Diyos. Hindi nilimot ng Diyos. At hindi nilimot ng Diyos. At sinasabi sa inyo ng Panginoon, it's your time. At gusto ko sabihin sa inyo, kahit nauna sila sa inyo, sila ang mas naunang ginamit ng Lord more mightily effectively na nakaraan, mas mataas kayo sa kanila ngayon. Mas magaling at mas makapangyarihan kayo sa kanila ngayon. Mas tinawag at mas pinili kayo kayo sa kanila. And the battle is not yours, but of God. Victory upon victory, healing upon healing, meron nila upon healing, magmeron. Success upon success. Hindi lamang ito para kay Pastor Eric at Pastor Evelyn, sa ating lahat, lalo na sa matatagal na sa Panginoon. So, Father, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God, let it flow. For your own glory alone, binigay ko sa iyo ang mga kalawalatian. Patuloy ko pong binibigay ngayon. At wala pong kukunin ni katitig. Ang lahat ng kalawalatian ay para sa iyo. At para sa iyo lamang. So, Father, let it flow. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Yes, Father! Let it blow! Let it blow! Ang team natin ngayon
dakilang bagay ang ginawa ng Rosario Gea at mas dakila pang bagay ang gagawin niya. Dakilang bagay na ang ginawa ng Lord sa iyo at mas dakilang bagay pa ang gagawin sa ilan lang. At ang laban ay hindi sa iyo. At ikaw ang umrakyan na rabasyon. Father, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God, let it come. Before Jesus God. And the body is not yours, my love God. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Ang pag-iyak ay nararamdaman sa aking gabi, pero ang kagalakan ay nararamdaman sa umaga. Ito na po ang panahon ng inyong pagtawa. Ito na po ang panahon ng inyong pagdiriwa. Ang laban ay hindi po sa inyo, kundi sa Diyos. At gusto kong sabihin, ng talong tayo po kayo. At patuloy po kayong magtatagumpay. At patuloy kayong gagamitin ng Diyos. Marapay tayo effectively in this part of our world. Ikaw yung sinasabi ko sa iyo na ang lahat ng pain na nararamdaman mo, physical pain and all kinds of pain, spiritual, emotional, mental, ang lahat ng ito ay hindi mo na mararamdaman. Hindi ka na yuyurakan, hindi ka na habakan, hindi ka na matatalo kahit kailan. Matapang na mabahay ng Diyos, maninindigan ka at patuloy kang maninindigan. Father, for your own glory alone, let it go! At gusto kong sabihin sa iyo, Brother Robert, hindi na babalik ang anumang sakit na ramdaman sa iyong buhay. Tapos na yan. Pastor ka. Pastor ka ng iyong sambahayan. Pastor ka ng iyong pamilya. Pastor ka ng iyong lahi. Pastor ka ng iyong kahit. At ginagamit kita at gagamitin kita ang pastor ng marami. Upang siya na iligtas at pangalagahan ng kanilang mga karilawa. Ibalik mo sila sa aking piling. Mas malakas at mas makapangyarihan ka sa kanila. Mas matindi ka at mas malawak ang pamalawa mo sa kanila. Father, for your own glory alone, let it blow. Let it blow. Kabataang sinanay, kabataang hinubog ng Diyos, kabataang hindi umalis at hindi lalayo sa piling ng Panginoon, kabataang naging tapat, at kabataang ginagamit at gagamitin ng Lord more mightily effectively in this final hour ngayon. Let it go. Isurrender mo pa ng mas malalim ang aking buhay sa iyo. Sa akin ang sabi ng Lord, ibabalik ko ang buong pamilya mo sa iyo, JM. Babalik sila. Babalik sila. Believe me. Pastoran mo na ang iyong pamilya. Pastoran mo na ang iyong lahat ng iyong angkat. Pastoran mo na ang KJF kasunduan. Ikaw ang papalit. At sa pagpatayo mo at panilindigan mo, ang gamong prophecy ko, wawas akin ko ang gawa ng kadiliman sa lugar na yan. At ang mga hindi nakatayo na hindi tinayo ng Lord, wawas akin ko sila sa mga pangitan mo. Wala ka lang gagawin kundi manilindigan at tatayo ka lang. At sa pagtayo mo, babalik ako ang pamilya mo sa KOJM. At sa pagtayo mo, babalik ang marami sa KOJM. At ang mga hindi KOJM, mawawasak sila. At muli kong i-establish
ang kayo, JM, sa lugar na iyan. Pakinggan ng prophecy, huwag kalimutan. Mother, let it flow. At lahat po ng sakit, lahat po ng karamdaman, tanggalin nyo. Ang namang partigo at ang magkasing tigo ito. Dari, Jesus name. Pinapadali ko lamang ang kagandingan at ang ilalang. Diyos, halika, bigyan mo nga ng prophecy si Pastor Atoy. Umiyak ka pa sa akin, aking anak. Nakita ko ang iyong pinagdahanan. At ngayon, hindi buksan ko na ang pinto ng pagpapahal para sa iyo. Yes! Kung naman siya ko na baka. Matagal ko na itong binuksan, aking anak. Kung naman siya ko na baka. Hinihintay ko lang kung buksan mo yung kamay upang saluhin lahat ng aking ibubuhos na pagpapahal sa iyo at sa iyong pamilya. Itama mo yung landas. Itama mo ang landas ng iyong pamilya. At ang bukas na pito ng langit ay iyong papasukin. At ikaw mamamaha. At ikaw magugulat. At ang iyong buong pamilya ay magugulat. Sumama ka. Isama mo yung pamilya, sabi ng Panginoon. Mas mataas ang pagkakatawag na pinibigay ko sa'yo. Mas mataas ang pagkakatawag na pinibigay ko sa'yo, anak. Mas mataas ang pagkakatawag na pinibigay ko sa'yo sa bahay ng sabi ng Panginoon. Ihanda mo ang iyong sarili. Ihanda mo ang iyong kamay. Ihanda mo ang iyong kamay. Dahil malaki, malaki ang aking ibibigay. Hindi mo pa nakikita. Hindi pa nakikita ng kahit sino man ang sabi ng Panginoon. Maraming mamamanga. At kahit ikaw mismo ay mamamanga. Isa lang ang nais kong sabihin mo. Ito'y galing sa akin. Ito'y galing sa iyo, Diyos. Sabi ng Panginoon. Father, let it flow! Aking anak, nakita mo na ang aking pagpapala. Nakita mo na, naranasan mo na ako. Hindi sa iyo kaparaanan. Marami kang dinanis, pero ang sabi ng Panginoon, ituon mo lang sa akin ang iyong mata. Ikaw lamang ang tumingin sa akin. Ikaw'y manghintigan sa akin. At lahat ng iyong nananisin, at lahat ng iyong ninanais ay aking ibibigay. Ibigay mo pa ang iyong buhay. Ibigay mo pa ang iyong buhay. Hamunin mo pa ang iyong pamilya. Hamunin mo pa ang maraming tao, sabi ng Panginoon. At sa iyong paghahamon sa kanila, sila'y makikinig. Sila'y magbubukas ang kanilang mga tenga. At sa pagbukas ng kanilang tenga, sila'y magbubukas din naman ang kanilang mga labi, sabi ng Panginoon. Kurashi, kurapak, kurapak. Simula pa lamang ito na iyong nararanasan. Marami pa akong ibibigay sa iyo. Kurabashi, kurapak. Isa ka sa pinakamagiging magiging supplier. Kurabashi, kurapak. Giver sa Kingdom of Jesus, sabi ng Panginoon. Shikuraba, shikarabaka. Ikaw ay magiging kura, shikarabaka. Shikuraba, shikarabaka. Ikaw ay magiging tulay ng aking pagpapala. Kura, shakarabaka. Ibukas mo ang iyong kamay, sabi ng Panginoon. Dahil mas may bibigay pa. Mas may bibigay pa siya sa iyo. Kura, shikuraba. At sabi ng Panginoon, ibigay mo ang iyong buhay. Kulang pa. Marami kang pwede nataro. Marami ka pang inibidol ng sabi ng Panginoon. Shikukurabak. Ibigay mo pa ito. Kausapin mo pa siya. Hanapin mo pa siya sa sabi ng Panginoon. At ikay, matatagpuan mo sa inyo sa kalagitnaan niya. Shikukurabak. Buksan mo pang iyong pinto. Dahil ang Panginoon ay kumakatok. Kumakatok pa siya akin. Marami pang pinto ang kayari sa iyo. Buksan mo ang sabi ng Panginoon. Shikukurabak. Shikukurabak. Mahal na mahal ka niya. Mahal na mahal ka niya. Lahat ng naisip mo, lahat ng matagal mo ng panalangin, ibibigay na lang. Ang sabi niya, maghintay ka lamang. Maghintay ka lamang. May tamang panahon, may tamang oras sa lahat ng bagay. Sabi mo pa mo. Iralis mo na ang pinaparalis sa inyo, Diyos. At iriilis ko ang mas matinding pagpapalad, blessing at promotion. At gagamitin kita more mightily, effectively in this manner. Father, let it flow! Help!
Aking anak, nakita ko ang mga pagluha ko. Naramdaman ko ang mga naramdaman ko. Nakita ko ang kawawa ko sa akin. Pinunuhan kita, pinupunuhan kita. Naway makita mo na lagi kita pinupunuhan. Ibigay mo ang paghahalap mo sa iba. Ito'y mo lamang sa akin lahat. Tumingin ka lamang sa akin. Marami ka pang kabataan ng hibuy. Gagamitin ka pa ng Panginoon ang sabi niya. Gagamitin ka pala sa maraming kabataan. Gagamitin ka niya sa araw sa iyong pamilya. Gagamitin ka niya para maghamon pa ng mga nawala. Isa ka sa magbabalik sa mga nawala. Ihanda mo ang sarili. Ihanda mo ang sarili. Tinatawag kita sa mas mataas ang pagkakatawa. At sa pagpagtaas mo, marami kang bibitawan. At sa pagbitaw mo sa kanila, bibigyan kita ng mas magandang mga bagay. Ihanda mo ang sarili. Equip yourself in my spirit. Equip yourself in my grace. Equip yourself in my mercy. Equip yourself in my love. And most of all, equip yourself with my word. Because these words will be what you will be using to conquer the Philippines, to conquer the human, to conquer the lost. Daw, hindi ka nagkamali. Hindi ka nagkulang. Walang mali sa mga ginawa mo at desisyon mo. Ang lahat ng dinaanan mo ay kalooban ko ang sabi ng Lord. Binigyan kita ng karanasan. Natuto ka sa maraming bagay. Nabuksan ka. Nakita mo kung sino ka sa aking harapan ang sabi ng Lord. At gagalitin kita more mightily, effectively in this final hour. To the nations of the world ang ministeryo natin. To the nations of the world ang mga kagabi ko sa iyo. Ituloy mo ang pangangaral, ituloy mo ang paghayo, ituloy mo ang katotohanan. Ituloy mo ang pagpapalaw at ang pag-evangelize. Ituloy mo kung ano yung magandang ginagawa mo ngayon. At meron pa akong nakahandang sorpresa para sa iyo. I will reveal it to you very, very soon. But right now, take my word. Take my promises. Take my promises as God. And take my anointing. But most especially, take my grace. And take my love. More love of Jesus and more grace of Jesus will happen to know in your life. Thank you, Lord. You are not just touching the hearts of many, but most especially, you are touching my heart, says God. Truly, you are my daughter, and I am your father. Aking anak, hindi ka na mawakalap. Hindi ka na maliligaw. Yakapin mo lamang ako ng mas naipin. Hindi kita binitawan at hindi kita bibitawan. Ngayon din ang aking naisinayan. Huwag ka nang bumitaw. Huwag kang bibitaw. Gagamitin kita at ang iyong labi mo pa magbukas pa ng maraming churches sa Pilipinas at sa mga Panginoon. Talikuran mo ang dapat talikuran. Ako ang bahala sa kanila. Ako ang bahala sa iyong anak. Ako ang bahala sa iyong mga ambisyon. Ibigay mo lang ang iyong buhay sa akin. Ang sabi ng Panginoon. Ako nang bahala na magbigay ng iyong sasalihin. Ang sabi ng Panginoon. Sundan mo lamang ang yapang ng iyong lingkod at ikaw ay susunod sa kanya. Kung saan siya pupunta, ikaw ay susunod sa kanya. Ikaw ay aalay. Ikaw ay aal. At ang kanyang mararanasan ay mararanasan mo rin. At ang kanyang pamilya, ang sabi ng Panginoon. Greater power, greater anointing ang iyong binibili sa'yo. Tanggapin mo ito. Tanggapin mo ito. Pupunuan kita. Pupunuan kita. Rabashi ko rabaka rabaka.
More of Jesus ang sinasabi niya. More of Jesus and less of you. Kurabashikurabaka. Handa mo yung sarili. Dahil ang kapangyarihan na aking ibibigay ay hindi mo pa nakikita. Ang aking kapangyarihan na ibibigay hindi mo pa nararanasan. Kurabashikurabaka. At kahit sino man makakita sa'yo at makarinig sa'yo, mararanasan ang kapangyarihan. Mararanasan ang mahiting aking ibibigay sa'yo. Kurabashikurabaka. Maraming masisilaw sa liwanag mo. Sabi ng Panginoon, Kurabashikurabaka. Ang bawat dilim ay iyong tatanggay. Ang bawat kasalanan ay iyong papalayasin ko. Siguro ang mga ano, siguro. Greater anointing. Greater power. Greater anointing. Sabi ng Panginoon. Gagamitin pa kita, Pastor Aline, sabi ng Panginoon, more mightily, effectively in this final hour. The Lord is saying unto you, go full time now. Join the man of God and his family now. Join the man of God and his ministry now. And you will be sent to many places. Pagpadala ka ng Lord sa mas maraming lugar, so get ready. Ang kinalalagyan mo, eh hindi yan talaga ang kinalalagyan mo. May mas mataas ka pang tawag at mas mataas ka pang kinalalagyan. So, Father, let it flow in the mighty name of Jesus Christ, Lord, the Son of the Living God. Makakabalik na po kayo sa inyong upuan. Lahat po ay isa-isa na pumunta rito. Pumunta na rito sa harapan at sumalo naman yung mga iba pa. Wala, huwag niyo na pong i-exam ng sarili ninyo. Pumunta kayo rito. Palit-palitan lang. Isa lang po ang dahilan bakit kayo pupunta. Isa sa kabuhay ninyo ang aral. Magmamahala tayo sa KOJM ng buong puso. Ibabalik natin ang mga nakawala, mga nanghilat, mga nanggamig, mga nagrebelde na sa buhay. Papalakihin pa natin ang KOJM. Paralamihin pa natin. Maglilingkod tayo at magtatayo tayo ng maraming churches. Kayo ang habang. Saan man kayo makarating, saan man kayo makapunta, hindi kayo sasama sa ibang Diyos, sila sasama sa inyo. Higit na lalaki, lalawag, lalakas na lagawang kayo, Jeff. Pakinggan niyo ang prophecy. Ito ang panahon ngayon na magigitla ang marami. Sabagat ang kayo, Jeff, na hindi nila inaasahan, mamamangha sila. The kayo, Jeff, na hindi nakagaya ng dati. At kayo ang makikipaglaban para sa kayo, Jeho. Kayo ang magpapalaki, magpapalawang, magpapalakas, magpapalago, magpaparami ng kayo, Jeho. Kayo ang magkatayo ng kayo, Jeho. Sa iba't ibang panig ng mundo. Sa iba't ibang panig ng dito. Itatayo ay ahong ibabahan mo sila. Makikita nila kayo ang aawit tutugtog sa sayo. Kayo ang mamumuna, kayo ang mag-take over. Magugulan sila. Ilikan kayo na, lapit ka rito muna sa harapan ko. Ito ha, maunahin na kita. Taas mo ang dalawang kamay, magpatawan ang lahi. I-promise ka ba sa kanya? Rabashika. Aking anak, hindi mo inaasahan ang iyong mga nakikita, ang iyong mga nararanas sa iyo. Aking anak, ihanda mo yung sarili. Dahil mas marami ka mong dapat asahan sa akin. Mas marami mo akong ipapakita, ipaparana sa iyo na hindi mo pa nakikita. Kurabashikurabaka. Samahan mo ang aking lingkod at ang kanyang pamilya. Samahan mo ang aking lingkod at ang kanyang ministeryo. Kurabashikurabaka. Handa mo yung puso. Magkaroon ka ng puso na handang matuto. Magkaroon ka ng puso na handang magpabago. Magkaroon ka ng malambot na puso para sa akin. Sabi mo pa rin. Kurabashikurabaka. Sinimulan mo na ang pagbukas ng iyong bibig. Ituloy mo ito. At marami pang tao, marami pang kabataan ang mamamangha at maniniwala sa iyo. Sabi ng Panginoon. Kurabashikurabaka. Bubuksan natin ang maraming iglesia. Isa ka sa mamumula, sabi ng Panginoon. Maraming mamamangha, maraming magugulat, maraming magtataka,
Kahit ikaw mismo aking ina, pag-uulat ka sa akin, kaya gawin sa iyong buhay. Isa lamang yung kailangan mo. Maniwala ka. Manitigan ka. Huwag ka nang aalis. Huwag kang magdududa. Tanggalin mo lahat ng iyong pagdududa, sabi ng Panginoon. Bukas mo ang iyong puso sa akin. Ibukas mo lamang yung mata sa akin. At ibukas mo ang bibig para sa iba, sabi ng Panginoon. Kura ba siya ko naman? Alam mo ang mga distractions sa iyong buhay. Huwag mo silang pansinin. Huwag mo silang bigyan ng tuon, sabi ng Panginoon. Ituon mo sa akin ang iyong mata. Ituon mo sa akin ang iyong puso. Unti-unti kita nililinis. Unti-unti kita binabago. Magpabago ka. Magpalinis ka, sabi ng Panginoon. Ito na ang pagkakagamit mo. At pagkagamit mo, my lady. Mamamanga sila. At lalong mamamanga ka. Kasama ng iyong pamilya. Yes, Lord. Yes, Lord. Shaka. Aking anak, simula pa lamang pinili na kita. Alam mo to, isa ka sa aking pinili. Bakit may pagdududa ka pa? Aking anak, itigay mo ang puso sa akin ng tuluyan, ng buong-buo. Pinili kita ng buong-buo. Itigay mo din ang iyong puso sa akin ng buong-buo. Tanggalin mo lahat ng iyong pagdududa. Tanggalin mo lahat ng kasalanan. Isipin mo ako. Kurapashikurapang ka. Mauho ka pa sa akin. Maguto ka pa sa akin. Hinahanap mo na ako. At patuloy mo akong hanapin. Dahil pag ako'y tuloy-tuloy mong hinahanap, ako'y makikita mo ang sabi ng Panginoon. Pinapakita ko na ang aking mukha sa'yo ang sabi ng Panginoon. Yakapin mo ako. Yakapin mo ako. Yayakapin kita. Kurapashikurapang. Magugulat ka. Mamamangha ka sa aking gagawin sa'yo. Bibigyan pa kita ng maraming talento. Kurabashi, kurabaka, rabaka. Bibigyan pa kita ng maraming kayang gawin upang matulungan ng iglesia nito, sabi ng Panginoon. Dito ka, tinawag sa iglesia nito. Pabutihin mo, sabi ng Panginoon. At kung paano mo pinagbubuti ang iyong sarili para sa iglesia nito, ipapalik ko to sa iyo, sabi ng Panginoon. Kurabashi, kurabaka, kurabashi, kurabaka, kurabashi, kurabaka. Magpagamit ka pa. Magpagamit ka pa at marami ka pang hahamunin para magamit ko din ang sabi ng Panginoon. Mas gagamitin pa kita more mightily effective in this final hour ang sabi ng Panginoon. Itayo mo muna siya sa sarili. Babae, babae, malalim sa kanya. Tayo mo muna siya sa sarili. At sa oras na ito, nire-release kita sa mas mataas na pagkakatapag pa. Let it go. Yes. Let it go. Shhh. Alam mo, anak kita. Aking anak. Tama na ang iyong paglalakbay sa malalaking lugar. Oras na para kayo umuwi. Nalalasan mo na ang pag-ibig sa aking tahanan. Huwag ka na umalis pa. Huwag mo na hayaang mahalap pa ang mga maling kasiyahan sa itlabas ang sabi ng Panginoon. Niyayakap kita at may papadala pa ako ng mga tao na niyayakap sa iyo ang sabi ng Panginoon. Magpagamit ka pa sa akin ang sabi ng Panginoon. Gagamit ka sa akin. Ang talento binigay ko sa iyo ay ibigay mo sa akin ang sabi ng Panginoon. Ang buhay na binigay ko sa iyo ay ibigay mo sa akin ang sabi ng Panginoon. Kung paano mo si tinawag ang iyong pamilya, isa ka sa mauminom ito ang sabi ng Panginoon. Isa ka sa pinakahahawan sa iyo buong pamilya ang sabi ng Panginoon. Kung anong binigay ko sa iyo, ina ay binigay mo sa iyo. Huwag din ang sabi ng Panginoon, mas mataas pa ang pagkakatawa niyo. Marami kang ihipuhin ang sabi ng Panginoon. Marami mamamahasin. Kurabashikurabah.
ang iyong naranasan, ang iyong magiging patotoo upang maraming kabataan, maraming kaluluwa, maraming matatala ang babalik sa kingdom of Jesus, ang sabi ng Panginoon. Yes, and I will use you more mightily and effectively in this final hour. Thank you, anointed. Anak, huwag mo sabihin ako'y bata pa. Dahil tulad ni David, ginamit ko siya nung bata pa siya. Maraming mamamahal sa kaya mong gawin. Magpalit ka lamang sa iyong mga leader, ang sabi ng Panginoon. Magpagamit ka lamang, ang sabi ng Panginoon. Yakapin mo ang iyong pagkabata. Ngunit higit sa lahat, yakapin mo ang tawag ko sa iyo. Bata ka lamang, tinawag na kita. Kung paano kong tinawag ang iyong pamilya, tinawag rin kita. I will equip you more, sabi ng Panginoon. Mapapatalinuhin pa kita. Bibigyan pa kita ng maraming talento dahil ito ang iyong gagamitin upang magbalik pa ng maraming kaluluwa sa kingdom of Jesus, sabi ng Panginoon. Yes, Lord. And I will use you more in this final hour. Let it blow. Let it blow. Sa kahit saan. Tumingin ka lamang diretso sa akin. Dahil ikaw ang aking pinili. Ikaw ang aking tinawag. Marami kang hahamunin. Ibukas mo ang iyong sarili. Ibukas mo ang iyong bibig. Tanggalin mo lahat ng takot. Tanggalin mo lahat ng pag-aalala sa amin ng Panginoon. Nakita mo na ang ginawa ko sa iyong buhay. Kung anong ginawa ko sa iyong buhay, gagawin ko rin sa iyong pamilya. Sabi ng Panginoon. Kung anong ginawa mo sa iyong buhay, gagawin ko rin sa maraming mga kabataan. Ika'y mamamangha, ika'y magugulat. Dahil sa pagbukas mo ng iyong bibig, maraming naniniwala ang sabi ng Panginoon. Huwag mo hanapin ang kasiyahan sa kahit kaninuman. Dahil ang kasiyahan ay matatagpuan mo sa akin, ang sabi ng Panginoon. Ikaw na nga ang tinawag ng Diyos. Ikaw na nga ang hinirang at pinili ng Diyos sa huling kapanahon mo ito. Ikaw na nga ang gagamitin ko more mightily, effectively, in this final hour. Ang buhay mong ibinigay mo sa akin, kapalit ng buhay nila at ng marami pang buhay. Take now! The great anointing of the Holy Ghost! Let it blow! Aking anak, hindi mo inasa ang iyong ginagawa ka ngayon. Ngunit aking anak, ihanda mo pang sarili mo dahil mas mataas pa ang tawag mo sa iyo. At sa pagtaas ang iyong tawag, magpakalalim ka sa akin. Tanggalin mo lahat ng pag-aalindahan mo. Tanggalin mo lahat ng iniisip mo hindi maganda ang sabi ng Panginoon. Kalimutan mo ang iyong naranasan noon dahil bago ang ibibigay ko sa iyo. Mas dakila ang ibibigay ko sa iyo. Mas malaki ang ibibigay ko sa iyo. Umiyak ka pa sa akin. Mauuhaw ka pa sa akin. Dahil ang iyong uhaw at ang iyong luha ay aking pupunuan, ang sabi ng Panginoon. Ang iyong luha ay aking haalisin. At papalitan ko ng luha ng kagalakan. Papalitan ko ng luha ng pagpupuri. Pagpapasalamat, ang sabi ng Panginoon. Yakapin mo ako. At patuloy kitang yayakapin. Yakapin mo yung mga kasama sa iglesia ito. At patuloy ka nilang yayakapin, ang sabi ng Panginoon. Nahalap mo ang kalakasan, nahalap mo ang kasiyahan sa lugar na ito. Patuloy mo itong yakapin, ang sabi ng Panginoon. Huwag ka na mabalis pa. Dahil ang kasiyahan ito, hindi mo na matatagpuan sa mundo, sabi ng Panginoon.
Yes, greater things has been done. And greater things is to be done. Thank you, Father. And I don't know. Sige. Okay lang ba kayo kung bibigyan natin ng prophecy lahat? O okay lang? Okay lang? O sige. Sino yung talagang gusto ng prophecy? Mag-forward. Yung gusto ng prophecy? Yan, sige. Mag-forward. Para alam natin. So itong dalawang ito, okay. Gusto ng prophecy. Yan, ito. Tatlo. Sige. Aking anak, marami ka nang kita nung humarap na. Marami ka nakita nagsalita na. Ikay na mga sa kanila. At tinatanong mo, aking Diyos, gusto ko din matutong ito. Mm-hmm. Ang sabi ng Panginoon, aking anak, binigay ko na sa iyo. Sa oras na ito, yung hiningi, binigay ko na ang sabi ng Panginoon. Buksan mo yung bibig. Sabi ng Panginoon, huwag ka magpapigil sa kasama mo. Ang sabi ng Panginoon, Kurashi, Kurabak. Ikay God's teaching. Ikay aking tinawag, ang sabi ng Panginoon. Nakita ko aking, ang iyong uhaw para sa akin. Nakita ko ang mga naranasan mo. Hindi ba nila alam ang naranasan mo, pero alam ko ito ang sabi ng Panginoon. Gamitin mo ito. Gamitin mo ito upang ikay makapagsabi ng aking dakilang gawain sa iba, ang sabi ng Panginoon. Umalali ka pa sa iyong mga leaders, ang sabi ng Panginoon. At gagamitin kita. Binuksan ko ang durungawa ng langit at binababa ko sa iyong pagpapala, ang sabi ng Panginoon. Binababa ko sa iyo ang mga mabubuting dapat na iyong naranasan noon. Ngayon ko ito binibigay sa iyo, aking anak. Maraming nauna sa iyo, pero ang mga nauna sa iyo mas mahahamon ang sabi ng Panginoon. Kuya ba shikurata? Shikurabaka? Shikurabaka? So, Father, let it know in Jesus' name, the Son of the Living God. Ang sabi ko, shikurata, shikurata. Aking anak, matagal mo na akong hinahanap. Matagal na din kita hinihintay sa mga Panginoon. Oras na para kalimutan mo ang sarili mo. Oras na para kalimutan mo ang mga nalalasa mo noon na sa mga Panginoon. Nakita mo ang kalayaan, nakita mo ang kasiyahan sa iglesia nito, sabi ng Panginoon. Kung paano ko pinawag ang iyong buong sambahayan, ikaw ang pinili ko upang mamuna. Hindi lamang sa iyong sambahayan, kundi para sa maraming kaluluwa. Nakita ko ang iyong kauhawan sa akin, ang sabi ng Panginoon. Pinupunuan kita. Unti-unti kita tinataas. At sa unti-unti kong pagtaas sa iyo, ikaw ay mas lalakas. Ikaw ay mas lalakas. Huwag mong isipin hindi ko kaya. Dahil ako ang Diyos na kaya ang lahat, ang sabi ng Panginoon. Ang Diyos mo ay malaki. Ikaw ay aking papalakihin, ang sabi ng Panginoon. Ang Diyos mo ay malakas. At ikaw ay bibigyan ko ng lakas, ang sabi ng Panginoon. Kurubashi, kurubaka. Shikurubong, kurubong, kurubashi. Papayamanin kita. Sabi ng Panginoon. E handa mo yung sarili. At sa iyong pagtaas at sa iyong pagyaman, huwag mo akong kalimutan. Dahil ang yamang ito ay gagamitin natin upang palakihin ang iglesia, ang sabi ng Panginoon. Yes, huwag mong kalimutan yun, ha? Kaya yamanin ka, maayang ako. Huwag mong kalimutan ang iglesia ito. In Jesus' name, Lord, amen. Thank you, Father. Kaya mo. At kakayanin mo. At ang taligayahan ngayon na tamo ay hindi na mawawala at hindi na maaluhan ng sino mo ka. Yes, Lord. Sige. Ito po. Ayan. Shikurabaka. Alam mo sa iyong sarili ang tawag mo, aking anak. Ibanghelista ka, sabi ko pa. Tanggalin mo yung hiya, tanggalin mo yung takot. Dahil marami ka ng kaluluwa na harapin, at marami ka pang kaluluwa na harapin, sabi ko pa. Buksan mo yung bibig at sila'y maniniwala, sabi ko pa. Marami kang katarungan. Marami kang katarungan, sabi ng Panginoon. Pero hindi mo kailangan hanapin ang sagot, sabi ng Panginoon. Dahil ako ang sagot. Ako ang sagot ng lahat ng iyong katarungan, aking anak. Kurubush, kurubuk, kurubuk. Patuloy kang dumalong. Dahil sa iyong pagdalong, lahat ng iyong narinig ay iyong ikakalat sa buong mundo, ang sabi ng Panginoon.
Kaya ihanda mo yung sarili. Ihanda mo yung sarili. Sa gulong mong edad, marami akong gagawin. Marami akong ipapahayag gamit ang iyong buhay at sabi ng Panginoon. Yes, you will sing and dance before me, says God. Ikaw rin ay aawit at dasa sa'yo sa akin. So ibigay mo ang onus mo, dugan mo ka. Bitawan mo ang mga dapat bitawan. Iwanan mo ang dapat iwanan. Hayaan mo sila ang gumawa ng mga bagay na iyon. Pero ikaw ay nire-release ko sa mataas na pagkakatapos at pagkakagamit. Mas marami ka pang kaluluwa at higit na mas marami kang kaluluwa madadala ngayon. Ini-embrace ng Lord ang anointing sa iyo. Let it flow. Tapos na ang iyong pakikinig. Tapos na ang iyong pag-upo. Dahil nga ikaw na ihahayon sa mga Panginoon. Kurobosyo, kurobosyo. Lagi kita, kurobosyo. Lagi ang nagpapakita sa iyo. Tuwi ako hinahanap mo. Kurobosyo ka. Pinakita mo na sa marami ko anong kaya mo mo. Papatuloy mo ito, aking anak. Huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala. Hindi ikaw ang makikita niya. Kundi ako sa iyong buhay. Huwag kang matakot. Hindi kaalaman mo ang kailangan. Kaalaman ko ang bibigay ko sa iyo, ang sabi ng Panginoon. Kurush, ikaw na magkakaraba. Isa ka sa magtatayo ng God's engineer sa maraming lumang, ang sabi ng Panginoon. Ihanda mo yung sarili. Kalimutan mo na ang iyong sarili, ang sabi ng Panginoon. Huwag kang magpa-distract. Ituon mo lamang ang iyong sarili sa akin. Ituon mo lamang iyong mata sa akin. Dahil marami akong ipapakita sa iyo. Maraming mamamanga. Maraming nauna ang iyong lalapasan, ang sabi ng Panginoon. Yes, at gagamitin kita more mightily, effectively in this man. Father, let it flow. Let it flow. Yes. Kuna pa siya, dala pa siya. Aking anak, ibigay mo pang buhay mo sa akin. Ibigay mo pang oras mo sa akin. Kurabasyo. Huwag mo kong kalimutan sa bawat araw na nilipas. Huwag mo kong kalimutan ang sabi ng Panginoon. Marami kang pag-alala, marami kang kalimutan. Pero ang sabi ng Panginoon, patuloy kang dumalo. Dahil makikita mo ang aking mukha. Kurabasyo, kurabasyo. Makikita mo ang naisip mo sa iglesia nito, ang sabi ng Panginoon. Huwag ka nang maghanap pa ng iba, ang sabi ng Panginoon. Naranasan mo na dito at patuloy mong mararanasan dito, ang sabi ng Panginoon. Ibigay mo ang iyong sarili. Ibigay mo ang sa iyong sarili. Kurabasyo, kurabasyo. Gagamitin kita at lahat na matututunan mo sa iglesia nito ay ipapangaral mo din sa iba, ang sabi ng Panginoon. Oh, thank you, Father God. Father, let it flow in the mighty name of Jesus Christ, Lord, the Son of the Living God. Sige. Ang galing Diyos. Ayan. Kurobosyo. Aking anak. Kurobosyo. Mahal na mahal kita. Yes. Huwag kang magtaka. Huwag kang mag-alit lang ang sabi ng Panginoon. Totoo ako. Totoo ako sa iyong buhay. Totoo ako sa iyong pamilya. Huwag mo nang isipin ang kahit ano. Naranasan mo na ako at patuloy mo ako mararanasan ang sabi ng Panginoon. Ibigay mo ang iyong buhay. Ibigay mo ang iyong buhay. Ibigay mo ang iyong oras. Ibigay mo lahat ng iyong kaya sa iglesia nito, ang sabi ng Panginoon. Kurobosyo, kurobosyo. Mamamangha ka. Mamamangha ka sa iyong makikita. At lahat ng iyong makikita ay ipaparanas mo din sa iba, ang sabi ng Panginoon. Yakapin mo ang aking tawag sa iyo, ang sabi ng Panginoon. Yakapin mo ako, ang sabi ng Panginoon. Kurobosyo, kurobosyo. Ang iyong daan na tatahakin ay hindi magiging madali, ang sabi ng Panginoon. Pero magpalakas ka, ang sabi ng Panginoon. Hindi na kita hayaang maligaw, hindi na kita hayaang mawala. At ikaw ay mananatili sa aking presensya hanggang sa dulong ng iyong buhay, ang sabi ng Panginoon. Yes, naranasan mo na ako, ang sabi ng Panginoon. Patuloy mo pa akong mararanasan. At ang karanasan mo sa akin, ang siyang ipaparanas at sasabihin mo rin sa iba. So, Father, let it go. Jesus' name, Lord. The Son of the Living God. Thank you, Jesus. Dito mo, Lord. Kung pa siya,
Hindi aksidente ang pagpunta mo dito, aking nanay. Ikaw ay kabataang aking tinaon. Ikaw ay kabataang aking itinayong sa huling kapanahon ng ito. Kurapasyon. Simulan mo sa iyong pamilya ang paghahabol. Nakita ko ang iyong takot para sa kinabukasan. Nakita ko ang iyong takot para sa iyong pamilya. Pero itong sinasabi ng Panginoon sa iyo, dalhin mo sila sa kingdom. Dalhin mo sila sa iglesia nito at ipararanasan nila ang naranasan mo din ang sabi ng Panginoon. Tanggalin mo yung takot, tanggalin mo pag-alit na hindi ka lang bata ang sabi ng Panginoon. Ikaw ay God's engineers at ang God's engineers ang sabi ng Panginoon ay magiging salt and light of this world. Alam mo ito aking anak, alam mo ito, magpagamit ka ang sabi ng Panginoon. Yes, Father, let it flow in the mighty name of Jesus Christ, Lord, the Son of the Living God. Yes. Aking anak, tapos na ang iyong pagluha. Tapos na ang kalungkutan sa iyong buhay. Ako ang Diyos na magbibigay ng kasiyahan. Ako ang Diyos na magbibigay ng kapayapaan sa iyo. Kura pa siya ka naman. Kalimutan mo na ang mga nagpahirap sa iyo. Kalimutan mo na ang hindi magagandang naranasan mo. Kura pa siya, kura pa ka. Kakaibang kasiyahan ang ibibigay ko sa iyo, sabi ng Panginoon. Bibigyan kita ng joy. Bibigyan kita ng peace, sabi ng Panginoon. Kurubusyukurubuk. Patuloy kang dumalo. Patuloy mong ibigay ang iyong buhay, sabi ng Panginoon. At ang pakakasayahan na naranasan mo, ay patuloy mong mararanasan, sabi ng Panginoon. Kurubusyukurubuk. Kurubusyukurubuk. Patuloy kitang nililinis. Patuloy kitang itinataas, sabi ng Panginoon. Yes, sa paglapit mo sa akin, ang sabi ng Panginoon, patuloy akong lalapit sa iyo. Ang mga naranasan mo ngayon ay magpapatuloy yan hanggang wakas. At ang karanasan mong ito, isang ipaparanas at sasabihin mo rin sa marami, sa iba, lalo na sa iyong mga mahal sa buhay. Hindi sila makakapag-resist, hindi sila makakatanggi, sapagkat ang iyong naranasan ay ang Diyos ang maibigay. Pinagpala kita at pinagtagumpay kita. Patuloy kitang pagpapalay at pagtatagumpayin. At gagamitin din kita more mightily, effectively in this final hour. Sa Father, let it flow. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Shikorabayak. Shikorabayak. Aking anak, huwag mo sabihing bata ka. Malaki ang iyong pagmamahal sa akin. Nararanasan mo na ang magandang buhay ang sabi ng Panginoon. Huwag mong kalimutan ang aking mga salita. Tumanda ka, lumaki ka, ng aking salita ay nasa iyong labi ang sabi ng Panginoon. At ang mga salitang ito ay balang araw ilalahag mo rin sa iba ang sabi ng Panginoon. Marami ka panghihipuin ang sabi ng Panginoon. Kuro mo siya, kuro mo. Maaaring hindi mo man maintindihan ngayon ang aking tawag sa iyo. Pero ang pagkakatawag ko sa iyo ay kakaiba. Ang pagkakatawag ko sa iyo ay malaki ang sabi ng Panginoon. Kurunushi, kurunaka. Patuloy ka lamang maging masunurin. Patuloy ka lamang maging mabait ang sabi ng Panginoon. Ako nang bahala sa iyong lalakaran. Ako nang bahala sa iyong kinabukasan. Everything is fine. Everything is perfect ang sabi ng Panginoon. Gagamitin kita. Marami mamamangka dahil isa ka sa aking tinawag ng mga kabataan ang sabi ng Panginoon. Yeah. Pagpatuloy ka ng pagkatamperin, pagpatuloy ka ng paglilukot sa akin ang sabi ng Lord. Lahat ng mga pagnanasa mo para sa akin, lahat ng gusto mo, mga ibig, hangarin at mga pangarap mo para sa akin, ituloy mo ang sabi ng Lord. At isusuplay ko ang lahat ng iyong pangangailangan. Pagpapalain kita, pagpapalain ko ang iyong mga mahal sa buhay, ang iyong pamilya at ang iyong lahi at ang iyong hangkan. Amen. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Sa huling pagkakataon, tayong lahat ay tumayo. For the very last time, standing to our feet. Raise up your both hands to Jesus. Sa huling pagkakataon, tayo tumayo. Taas natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Panginoon, lahat ng nakikinig, lahat ng nanonood. Lahat kaming narito. We that are watching and listening right now. We are that here right now. Raising our both hands to you, Jesus.
bless us financially, physically, emotionally, materially, in every areas of our lives. Use us, Lord, to bring more souls in your kingdom. And use us, Lord, to support and bless this ministry. Use us, Lord, to support and help this ministry to grow and expand and reach the nations of the world. So, Father, we thank you, we bless you. In Jesus' name, amen. Lapakan natin ang salamat sa Lord. Nagpapasalamat ko sa Lord kasi tandiyan mo po, naranasan po ulit natin yung kabutihan ni Lord, yung saya sa kapila nung mga nakaraang kasukan. Siyempre, medyo stress tayo kaya ito, nag-i-enjoy tayo ngayon. Kaya yun, kapasalamat ako sa Lord kasi binigyan niya tayo ng pagkakataon pa mag-celebrate ang bawat sa mga pag-fellowship. Kaya po, sobrang nag-enjoy po ako kahapon at halos lahat ng games, sinaliyan mo po. Kaya yun po. Kaya naman po. Kaya yung maaling kahapon, kaya dapat po, lahat po tayo talaga sumasama kasi ibang karanasan po yung nasa fellowship tayo kaysa yung nasa church lang. Kasi sa church lang, nakikinig lang po tayo doon. Tapos, yun, puro message po yun nandun eh. Kaya, kung sasama po tayo, mas maganda po talaga kasi mas nagubad talaga yung bawat isa. Yung hindi magkakakilala, nagkakakilala po. Kaya yun po, sasusunod po talaga, sumama po tayo lagi. Totoo po yun na minsan lang po tayo magre-repress sa mga ganun panahon. Nandoon yung bonding sa amin na mga matatanda. Matatanda sa edad lang. At napakaganda kasi naramdaman natin doon yung pagbaba ng presence ng Lord sa pag-uusap sa mga pamilya, sa mga pangyayari sa buhay natin. Na ipo-pour out po natin doon at dapat lagi po tayong sumali at sa hindi lang yon sa games nandoon na may kahit na nadadapa pero tuloy pa rin umaga sabi nga kahit pa paano lumalaban kaya patuloy tayong lumaban at ipaglaban natin ang Lord sa ating mga buhay. Napapasalamat po kasi hapon lang po ulit ako tapos first time ko rin po nakapunta doon sa outdoor ng KOM. And then, po ako sa may tinuro niya sabi ni Kuya Josh, si Kuya Josh po sa line. Pwede mo tatlo na yung dalawang love time, basta wag mo lang kakalimutan yung love time. Okay? Ayun, tapos ang saya kahapon. Kasi nag-banding-banding. Sige, yun lang po. Yun nga po, kagaya po ni Sister Legend at Sister Nika, first time ko rin po sa outdoor. Sobrang blessed po ako sa mga tinuro nila, Pastor at ni Kuya Josh. So nakita ko po yung kasaya ng mga tao kahapon, lalo na yung mga youth, lalo kasi nakita ko yung mga ngiti nila sa mga bibig, na sobrang saya nila, lalo na sa mga laro. Di maubusan ng tao sa kanila. Yung mga, parang yung mga kahit may problema ka, mawawala kahit, kasi makikita ko sa kanila, sobrang saya-saya nila. Yan lang, nagpapasalamat ako kasi sobrang blessed ko kahapon. At magiging blessed ako ngayon. Amen. Tunay nga po na sobrang tagumpay po yung nagdaan kahapon at alam niyo po kahapon kasi masama po yung pakiramdam ko eh. So, pinilit ko pa rin po makapunta, pero hindi po ako nakisali sa mga laro. Sa laro pong hindi naganap kahapon dahil hindi nga po ako okay. Pero, alam niyo po, bago po ako umuwi ng bahay, masaya po ako dahil nakikita ko masaya yung mga tao. At bago po ako umuwi ng bahay, umukay po yung pakiramdam ko dahil doon sa... Kaya po, nabalik ko po ang
nagpupulit pa sa salamat sa ating Panginoon. Ayun po kaapon, nakakatawa dahil siyempre pagdating namin na simulat ko ay Pastor Josh, siyempre yun nga yung tinuro niyang about sa love. At saka yun, parang in-evaluate namin sarili namin kung gano'n ba namin kamahal si Lord. At ayun, lumabas lahat ng mga ano namin, pagkukulang namin para sa kanya. And after na naman game, siyempre sobrang saya talaga. Lahat ni... Saya talaga yung games, ano, walang ano talaga, parang walang dull moment, lahat talaga, nakamiti lang kami. And then after nun, yung yun na yung turo ni Pastor. Pastor Amion, na-bless ako dahil yung sa likod kasi, at yung si Kuya, and then may mga lumalapit sa kanya na nagtatanong tungkol kung ano yung nangyayari sa gawain. Tapos may nakita pa ako sa mga sa gilid, may mga nakikinig talaga sa kanya. At parang nag-stop talaga doon para makinig ng message ni Papa. So ayun, sa turo kapat, sobrang bless ako sa lahat ng pangyayari. Ayun na, thank you. Nakaka-bless po yung kapatotohan na narinig natin ganina. Amen po ba? At ang bawat, at sa lahat na nagpatotoo, isa lang ang pinaka-common na narinig ko na sa bawat isa, na sila po ay masayang-masaya. Amen po ba? Kaya naman, sa ating pagdako sa ikalawang bahagi ng ating gawain, ang pagbibigay, huwag po nating hayaang mawala yung kasiyahan na yun. Amen po ba? Dapat hanggang sa pagbibigay, dapat mas umaapaw pa rin tayo ng kasiyahan. Amen po ba? Yes. Amen po ba? Yes. Sila po, wala pa po muna natin na ngayon. At sabi nga po, para sa ating mga bagong kapatid na hindi pa po alam na kung ano ang pagbibigay, ito po yung pagbibigay ng ikasampung bahagi para sa Panginoon. Ito po yung 10% ng ating pinagkakakitaan, 10% ng ating mga pagpapala na natatanggap. Kinukuha po natin yung ikasampung bahagi nito at ibinibigay natin o inaalay natin sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Paano po yun? Kunyari, meron po tayong 100 piso. Amen? Magkano po ang 10% nun? 10 pesos. 10 piso yung inaalay natin sa Panginoon kung meron tayong 100. Amen po ba? Amen po ba? Kung meron tayong 1,000, magkano po ang 10% nun? 100 pesos. Amen po ba? Inaalay po natin sa Panginoon yung ikasampung bahagi ng ating mga pagpapala, ng ating mga natatanggap na biyaya, at ng ating mga pinagkakitaan, inaalay po natin ito para sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? At bakit natin ito ginagawa? Dahil sabi nga, lahat naman po ng bagay ay nagmula sa Panginoon. Amen? Ibinabalik lang po natin yung para sa Kanya. At sa pagbibigay natin, sabi ko nga kanina, sa 100, magkano po para sa Diyos? 10 pesos. Magkano po para sa atin? 90 pesos. Lugi po ba? Lugi po ba tayo pag nagbigay tayo sa Panginoon? Hindi po. Amen po ba? Amen po ba? 10% lang ang hinihingi ng Panginoon sa ating mga pinagkakitaan. Amen? At syempre, bukod sa 10%, meron din po tayong tinatawag ng offering. Eto na po, dito na po nagkakasukatan kung gaano natin kamahal ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Dito na nagkakasukatan kung gaano natin kaya magsakripisyo para sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Kukuha na tayo para dun sa pansarili natin para ialay sa Panginoon, para ipakita yung ating pagmamahal. Amen? Amen po ba? Amen. At sabi nga po, sa ating theme, sa ating theme para sa Family Day at sa ngayong araw na to, na dakila na ang ginawa ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Sabi nga, dakila na ang ginawa ng Panginoon. Kaya naniniwala ko na lahat kayo tumanggap na ng dakilang pagpapala. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Kaya alam ko lahat kayo may kayang ibigay na dakila para sa Panginoon. Amen? Dahil sabi, dakila ang ginawa ng Panginoon. Pero, dakila pa raw ang gagawin ng Panginoon. Mas dakila pa ang gagawin ng Panginoon. Amen po ba? At tayo po, sabi nga po kahapon sa turo ng ating lingkod na yung pananampalataya natin sa Kanya, kailangan mataas. Amen po ba? Amen po ba? At tayo po'y nananampalataya ngayon sa theme natin na yun na mas dakila pa yung kayang ibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Na nangangahulugan din na mas dakila din yung kaya natin ibigay para sa Kanya. Amen po ba?
Tingnan mo ba, siya ko pumalakpak po muna lang na nakakaintindi. Sabi kasi, ulitin ko po ha, sabi, di ba, sa ating theme, dakila na ang ginawa sa atin ng Panginoon. Amen? Na nangangahulugan lang na dakila na yung kaya natin ibigay. Amen po ba? Kasi pinagpala na tayo eh. Sabi sa theme, para, sabi sa propesya, para sa ating kongregasyon, sa bawat isa sa atin nandirito, na tayo yung pinagpala na. Amen po ba? Dakila na ang ginawa sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya may kakayahan po tayo na magbigay ng kadakila, ng dakilang pagpapala para sa Panginoon. Amen? Pero, ang hamon nga po sa atin, eh mas dakila pa yung kaya ibigay sa atin ng Panginoon eh. Amen po ba? Na nangangahulugan lang na kaya pa din natin magbigay na mas dakila pa sa kaya sa binibigay natin sa kasalukuyan. Amen po ba? Amen? Kaya dapat po sabi nga, yung pananampalataya natin, una sa lahat, hindi po dapat nagmamaliw. Amen po ba? Ito yung pinangahawakan natin. Yung propesya, yung pangako sa ating mga buhay. Yung theme ng araw na ito, ng araw na ito, ng event natin ito. Amen po ba? Amen po ba? Doon lamang po makikita na natin ang kabutihan ng Panginoon sa atin. Amen? Sabi, mas dakila pa ang gagawin sa iyo, sa akin, sa lahat, sa bawat isa sa kongregasyon ito. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nangangahulugan lang na yung kaya natin ibigay para sa Panginoon ay dapat mas dakila din. Amen? Amen po ba? At sabi nga, giving is faith. Amen po ba? Ang pagbibigay ay pananampalataya. Amen? Kaya kung sabihin niyo sa akin, eh hindi pa po ako, hindi pa dumarating sa akin yung mas dakilang pagpapalay, eh siguro ba kinakailangan mo munang manampalataya at magbigay din ng mas dakila. Amen? Amen po ba? Para maranasan din natin yung pangako sa atin ng Panginoon na mas dakila pa yung kayang ibigay para sa atin. Amen? Baka ito yung susi natin para maranasan yung pinangako sa atin na mas dakila na pagpapala. Amen? Kaya baka kinakailangan muna natin magbigay ng mas dakila rin. Amen po ba? Amen po ba? Naintindihan po ba natin? At syempre, God loves a cheerful giver. Amen po ba? Dapat pag binigay natin ito, tulad ng inyong mga patotoo na kung gaano kayo kasaya kahapon, yung kasiyahan na yun sa ating mga puso, sa ating mga ngiti, dapat po nagtatranscend ito, nagraradiate ito sa ating mga binibigay. Nakikita rin ito sa ating mga binibigay. Amen po ba? Kung tayo po ay masaya, dapat din tayo po ay magbigay ng the best ng may kasiyahan din. Amen? Amen po ba? Naintindihan po ba natin? Amen? Kaya sige po, sa oras at araw na ito, ihanda na po natin ang ating mga sarili upang ibigay yung the best para sa Panginoon. Amen? Sige po, tayo pong lahat ay magbigay ng the best para sa Panginoon. Joy in
joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. There's so much love in the kingdom. So much love in the kingdom.